Wow! Happy Monday po sa ating lahat. Happy Monday po sa ating lahat. Alright, bago yon. Lahat po ng guests natin, please come forward. Maraming bakante sa harap. Para mamaya po, pag nag-start na ako, hindi tayo madidistract. Kasi pag nadistract po ako, umuulit ako sa simula. Happy Monday ulit. Come on! Sino mga may guests? Samahan niyo po yung guests niyo dito sa harap. Dali po. Para yung guest niyo po mas maambunan ng blessing. Ha? Alam niyo ba yon? Alam niyo po na first time wala ko dito, napunta ako, hindi ko alam na anong meron dito. Pero ngayon po, nasa stage na ako. Kaya susunod po, I'm sure nasa stage na rin kayo. No? Tapos kailangan, gito rin ang boots niyo. Biro lang. Nag-enjoy lang po ako sa aking mga suot. Come on! Yung may mga first time guests sa likod po, samahan na natin, punta kayo sa harap, para yung guests niyo po mas makapag-concentrate makinig. Gusto niyo yun, di ba? Di ba yun ang gusto natin? Makapag-focus yung guests natin makinig? Okay, dali, kuya. O, yung gwapo, nauna sa harap. Yung gwapo, pag hindi kumikilos, hindi siya gwapo. O, yung maganda, nauna rin sa harap. Yan, palakpakan naman natin sila, ma'am. Yung iba po, sunod na lang, paharap. Para yung mga late po, silikod lang po sila yung mga late. Kasi, para hindi po nadidistract yung mga nasa harapan pag may pumupunta pa sa harap. Tama ba ako? Yes, tama po ako. So, ako po si Miss Noemi Tejada, formerly physical therapist. Actually, hanggang ngayon, PT pa rin, di ba? Physical therapist pa rin po, yun nga lang po, ang aking pinagkakabalahan na po ngayon, full-time is AIM Global. Wala na pong iba. Okay. Sabi po ng iba, physical therapist ka, laki ng options mo for abroad. Yes po, honestly, nakapag-down na ako ng 50,000 down payment sa placement fee ko nung time na makita ko po ang AIM Global. So sabi ko, sige, try ko nga to habang inaantay ko yung visa, habang inaantay ko yung working visa. So shortcut ko na lang po, good news para sa akin. Hindi pala totoo yung agency na pagbayaran ko. That's a good news. Alam niyo po kung bakit good news sa akin? Pag natuloy po ako mag-abroad, malamang po, sacrifice po ako, kayod kalabaw sa abroad, na hindi ko kapiling ang pamilya ko. So, buti na lang po, mayroong isang AIM Global na sumalo po sa akin. Lahat pala may purpose. Alam niyo po ba yon? Kayo po, na-invite kayong araw na to, I'm sure may purpose. Do you believe on that? Yes. Malalaman niyo po lahat-lahat mamaya pagkatapos ng ating kwentuhan. Marami po kayo makita dito sa kumpanyang to. This is Alliance in Motion Global. This is our 7th floor office. Nakita niyo po ba yung office natin sa 3rd floor? At saka sa 4th floor? Grabe po, no? Anong meron sa kumpanyang to? Bakit ang dami niyong opisina? Actually po, marami pa. Nasa 200 na po yung business centers natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede niyo rin puntahan. Di ba? So, kung saan na mga probinsya nyo, I'm sure meron na po dyan, opisina po ng Alliance. And kung kayo po ay taga Hong Kong, magbubukas na po ang Hong Kong office natin. And sa Singapore, may office na rin po tayo doon. Saan pa ba? Kung may kamag-anak po kayo sa Taiwan, may office na po tayo doon. Sa Dubai, meron na rin po tayo. Nakakapag-isip na ba kayo? Anong gagawin nyo? Bakit ang dami yung opisina at yan na yung binabanggit mo? Yan po ang pumasok kagad sa isip ko nung first timer ako dito. Sabi ko, wow, ang dami kong kamag-anak. Hindi man ako ang nasa abroad, pero ang dami kong kakilala abroad. Diba? Yung hindi ko kakilala, kikilalanin ko. Malay natin, diba? Okay. Ano po ang meron at nag-full-time po ako dito? Yan ang number one na curiosity ng buong angkan po namin. Mother side ko, father side ko. Lahat ng parents. Dalawa lang pala parents ko. Sobrang, siguro yung iba nagtatanong na, ano nga ba meron dito? Na-curious po yung parents ko, nanay ko, tatay ko, na hindi ko na po pinupursige yung pag-a-abroad ko mula nung nakita ko po ang Alliance. Kasi po, isa lang pumasok sa isip ko at nakita ko dito. Yung sasahurin ko abroad, pwede ko palang kitain dito, higit pa. Promise, malalaman nyo yan mamaya. Okay? So, sino dito ang mga first-time guests po natin? Kuya, pa-open ng phone. Sino po dito yung mga first-time guests natin? Pwede makilala mga kamay nyo? Wagayway nyo nga po, mga kamay. Wow, palakpakan po natin ang mga first-time guests natin. Yan. Ganyan na ganyan po ako nung nag-start dito. Pinapalakpakan din. Siyempre, bihira po tayo palakpakan, di ba? Sa bahay, hindi tayo pinapalakpakan eh. Okay.
Nag-start ako dito. Wow, may nakita po ako, Global Ambassador. Palapakan naman po natin si Mr. Dean Hankins nasa likod. Sir, kaway naman dyan. Wow, isa sa mga pinakagwapo po yan na Global Ambassador dito. Nasaan po ang iyong sweetheart? Wala siya. Pag na-meet nyo rin po yung kanyang sweetheart, grabe po, dating manager po yun ng mga company sa labas. Pero nag-full-time din dito. Hala, anong meron sa InGlobal? Di ba? Anong meron dito? O, sa lahat po ng first-timer po ngayong hapon, welcome po kayo sa Alliance. Relax lang po kayo, sir. Relax lang po kayo. Tingnan nyo lang po anong meron dito. Ano ba ang mapapakinabangan ko at ako in-invite dito? Sino po yung walang-walang idea at napunta po sa office na to? Walang-walang idea. Ah, si ma'am, anong sabi po sa inyo, ma'am? Okay, maayos lang po yung pagka-invite sa inyo. At iba nagtatawanan. For sure. Tama po? At yung taong nasa harap nyo, I'm sure hindi naman po kapahama-pahamak ang mukha. Okay, pinapatawa lang po kayo. So, ganito na lamang po, no, para sa mga guests po natin. Hindi man po naipaliwanag maigi nung nag-invite sa inyo, ano pong meron dito? Kasi po, pwede nagsisimula pa lang sila. To cut the story po, isasamahan lang po kayo, kaya po kayo in-invite dito, kasi meron pong speaker dito sa opisina na yun na lang po ang magpapaliwanag ng lahat. Okay lang po ba yun? At I'm sure, pag ito pinakinggan yung maigi, pag ito pong sinasabi po namin, kukwento po namin ngayon, ay bubuksan mo po yung isipan mo, pakinggan mo lang po, wala namang mawawala, di ba? Tama ba ko? Yes. Is, panalong-panalong ka po pagkatapos. I'm sure. I'm sure. So, sabi nga po, just relax at your seats. Fasten your seatbelt. Babiyahin na po tayo. Okay. Nag-start po ako. Na-in-love po ako sa produkto ng Alliance. So, meron po tayong product na aking isi-share. So, bakit po yung product doon ako na-in-love? Medical profession po ako. Pero honestly, nakakalimutan ko yung sarili kong health. Sino dito ang lagi pong health conscious? Weh, meron? Di nga. Paano masasabi na ikaw ay health conscious? At least twice a year, meron kang, or once a year, meron kang medical check-up, general check-up. Yan po ang masasabing health conscious. Sino dito ang may sasakyan? Sasakyan, meron. Wow. Di ba, sir, pag may sasakyan ka, chine-change oil, chine-check mo lagi yung gulong, o kung flat na, o hindi pa. Chine-check mo rin kung nandyan lagi yung reserba ng gulong mo. Okay? Kung ang sasakyan po, na lagi nating gamit or nagko-commute man tayo, yung sasakyan na ginagamit po natin ay lagi rin po yan chine-check, sana po yung katawan natin ganun din. Alam po ba natin yon? Sabi po ng lola ko nung ako'y mga elementary, sabi niya, pambili ng gatas yan, huwag mong gastusin, sabi niya sa lolo ko. Para yan kay Noemi, kasi maliit yan, tsaka payat, kailangan niya ng gatas. Di ba? Payatot po kasi ako nung bata ko. Yung pala po, the more na umiedad daw tayo, 30 years old pa taas, mas kailangan natin ng nutrisyon. Ang mga bata po, matataas pa at active ang kanilang immune system. Pag tayo po ay growing old na po, 30 pa taas, ngayon po 25 na nga daw eh, 25 years old pa taas, kailangan mo nang mag-supply ng mga antioxidant. Pag-usapan po natin yan, maya-mayama lamang. Okay? Kunin ko po ang aking Pentel Pen. Yan. Ito po, sisimulan po natin. Ipapakita ko po sa inyo ano yung nakita ko sa Alliance na produkto. Okay? Mamaya po, makikilala nyo rin saan ginagawa yung aming isi-share na produkto. Don't worry, hindi po namin kayo pagbebentahin. Meron ba dito mahilig magbenta-benta? Mahilig sa direct selling, not bad. Wow, meron. Kayo po ang babentahan ko mamaya. Biro lang. Okay. Ito po. Nung college po ako, pinag-aaralan namin yung buong katawan ng tao. Alam niyo po yun? Kahit po nakadamit ka, alam ko na po yan. Di ba? So, sabi nga, kasi mga physical therapist, parang semi-doctor, na pinag-aaralan po yung human body. The whole anatomy, from skin to bone marrow, from head to toe, without clothes. Sa laboratory po, ano yan, buong katawan po yan, no? Hinahalughog po namin. So ngayon po, nung nakita ko po yung katawan ko, wow, sabi ko, ganito palang katawan natin sa loob. Sino po may idea na itsura ng katawan natin sa loob? Ayaw mag-imagine. Makakalan sa'yo makita. Okay. Ito po yung nangyayari sa katawan natin. Okay? Hindi ako magaling mag-drawing, ha?
So halimbawa, ito yung katawan natin. Alam niyo po ba na buong katawan po natin ay exposed sa tinatawag na free radicals? Ito po ang libre na huwag mong kukunin. Ha? Sino pong may idea sa free radicals? Ito po yung tinatawag na nanggagaling sa environment. Okay, nung nakita ko to, sabi ko, oo nga no, environment, ano to? Yung mga usok na nalalanghap po natin. Okay, yung environment po natin ay, ano na, polluted. Okay, yung air na nalalanghap po natin, hindi na po healthy. Tama ba ko? Sino po ang hindi nakakalanghap ng usok ng sigarilyo dito? Meron, di ba? Meron ba? Wala. Kung ikaw po ay naka-stay sa loob ng freezer, pwede. Okay, sino dito ang hindi po nakakalanghap ng usok ng bus, usok ng mga alikabok sa environment? Napansin ko po, no, sabi ko, i-close door ko buong bahay para walang makapasok na alikabok. Ang hirap maglinis kaya, di ba? So, sinubukan ko po yun 1 week. Sarado lahat po. No? Sarado lahat, bintana, pintuan, yung gilid ng pinto sa baba, nilagyan ko pa yun ng basahan para hindi pumasok ang alikabok. Yun nga lang, after 1 week, pagbalik ko po sa bahay, sabi ko, ginanyan ko po yung mesa, ang itim. Sabi ko, saan galing to? Alam niyo po yun? Aware po ba tayo doon? Lahat pala yun, nasisinghot din natin. Noong nakaraan po, meron kaming bisita galing US, taga part ng US po siya. Sana nanonood siya ngayon, si Mr. Tim. Okay. Nasa US na po siya ngayon, sa Washington. Nung dumating siya dito, di excited ako. Pinapunta ko siya ng, dinala namin siya ng antipolo. Di syempre, hinabol namin yung paglubog ng sikat ng araw. Di ba? Tapos sa gabi na, magdi-dinner na kami, makikita niya yung view ng overlooking sa Maynila para makita niya yung cities natin. Sabi niya, it's not nice. Di ba? Yung ano po, yung katawag na fog smog na pala, no? Kaya, sino po dito yung gusto healthy, nagja-jogging sa umaga? Gusto mag-exercise. Okay? Sino nag-exercise po dito? Pero along EDSA, nagja-jogging. Nilanghap mo rin lahat ng usok sa EDSA. Grabe, no? Yun nga lang, pag mag... Kaya po nauso ngayon yung mga gym na closed door, na air condition. So, kahit papano, nami-minimize po yung paglanghap natin ng maruming hangin. Pero nasa environment natin yan, hindi na natin may iwasan. Okay. So, nung nakita ko pong part na to, wow, sabi ko, so yung aking tinatawag na mula sa ilong, ang tawag yan? Respiratory system natin. Respiratory. Mula sa pagsinghot mo, paghinga, papunta po yan sa lungs po natin, sa baga. So, lahat na nasisinghot mo, diretso yan sa baga. Alam po ba natin yon? Kaya magugulat ka, ang daming babae po ngayon may TB, tinatamaan po sa baga. Hindi naman naninigarilyo. Di ba? Hindi naman nakakasinghot ng yosi, umiiwas din siya makasinghot ng naninigarilyo. Pero may tama sa baga pag nagpa-x-ray. Because of the environment. Grabe po, no? May natutunan po tayo. Ito po gusto ko i-share sa atin para maging aware po tayo na minsan trabaho tayo ng trabaho, 8 hours a day, 8 hours a day, di ba? Pero yung health po natin, pagdating pala ng retirement age, yung lansang money natin, napupunta lang sa pambili ng maintenance na tinatawag. Gusto nyo ba yun? Siyempre, ayaw natin yan. So, respiratory natin, double check. Okay. Ano yung madalas pa na sa ating tinatawag na food? Yung mga pagkain na kakain po natin. Okay? Yung tinatawag na digestive system. Food. Number one din po ito na maliban sa air, maliban sa food. Pagdating po sa pagkain, healthy ba yung kinakain natin? Ano yung favorite nyong kainin? Sa umaga, tanghali, gabi. Itlog, itlog, itlog. Grabe naman, pati gabi, itlog. Baka mapuno ka naman ng cholesterol niyan. Lalo puro prito. O, ibang itlog iniisip nyo. You're bad. Okay. So, tingnan po. Sa umaga pa lang po, breakfast natin. Minsan, naalala ko po nung nag-duty pa ako sa hospital, busy ako ng umaga, nagmamadali na ako, minsan diretso na yan sa trabaho. Pagdating po sa hospital, anong dalang pasalubong ng pasyente, yun na lang po yung kakainin ko. So, yung breakfast ko na skip.
Wala na. Wala nang nutrisyon. Pagdating ng tanghali, magpapa-take out kami, balot. Sino dito ang nagiging bisyo, huwag magluto sa bahay, kundi mag-take out balot sa plastic? Dami-dami, no? Bisyo na ba yan? Tamad magluto? Okay. Take out na lang, lutong bahay. Alam niyo po ba yung plastic na pinambalot sa pagkain? Pag ito mainitan, yung kanin mainit-init, binalot sa plastic. Yung ulam mainit-init, binalot sa plastic. Alam niyo po ba yung chemicals ng plastic? Okay, yung chemicals ng plastic po is humahalo doon sa ulam, doon sa kanin. Nagbabaon ng bote na naka, yung mineral water nakabote, para makatipid, huwag bili ng bili. Okay din po yon, maganda po yon. Pero mas maganda kung meron kayong bottle mismo, huwag yung plastic bottle. Okay? Kasi po, napansin nyo kapag yung bote may singaw-singaw na siya, nagre-react po kasi yung init ng environment natin ngayon dun sa chemical ng bote. Plastic bottles. So yung chemical agent ng ating mga plastics, humahalo dun sa kakainin mo o sa iniinom mo. Aware na po ba tayo dito? Sarap po, no? Minsan sobra tayong nagtitipid. Okay, magluluto naman. Sino po yung nagluluto sa bahay? Nagluluto, umaga, tanghali, gabi. Gigisa-gisa, di ba? Pag naggisa po, sobrang mainit yung mantika, umuusok bago ilagay yung bawang, sibuyas. Alam niyo po ba nagiging bad cholesterol yung mantika pag sobrang usok? Yung malapit ng umapoy, sunog na po yung mantika mo nun. Okay? Sino po dito yung paulit-ulit gumamit ng pangprito? Sarap, no? Sabi, healthy tayo ngayon. Kailangan, healthy yung pagkain. Pritong chicken muna. Di ba? Pritong chicken. Tapos yung pinanggamitang oil, okay? Yung oil, gagamitin ulit bukas, isasalin sa bote muna. Okay? Para makatipid. Tingnan po natin kung makakatipid tayo sa sinalin yung oil. Merong itim-itim, merong latak. Okay, ginamit ulit. So, pinamprito na po siya. Pag tininam mo ulit, sinali mo siya ulit the next time, twice to thrice na gamit po ng mantika, yung itim po niyan, at lagi natin ginagamit, or nakasama po siya sa oil, meron at merong agents po yan na nakasama pa rin po siya sa taas, yung nandito po sa ilalim nito, tinatawag na aniline. Tama ba spelling ko? Aniline. Yan yata spelling, basta ganyan. Chemical substance na po siya. Nagpo-form po siya ng ibang agents na. Okay? Para saan yung aniline? Isa po yan sa ingredient na ginagamit para maging dynamite. Para maging dinamita. So, it's cancerous. Hindi na po siya food. Hindi na siya healthy pagkain. May natutunan po ba tayo? Okay. Nung nakita ko po lahat to sa lecture ng AIM Global, sabi ko, wow, grabe ako magtrabaho 8 hours a day. Tapos, ibig sabihin, sa pagkain, hindi na healthy. How about yung lifestyle ko, yung buhay ko? Puyat, magpe-Facebook pa ako, syempre, di ba? Tapos, at the end of the week, magiginik. Okay? Anong sabi ng commercial? Trabaho ng trabaho, tapos sa gabi, ginik. Anong aabutin natin? Sakit. Bumababa yung resistensya ng katawan natin. So, ibig sabihin po, lahat pala ng nangyayari ngayon sa environment natin, yung mismong ginagawa natin, what if meron ka pang bisyo? Meron ka pang vice ganda sa buhay? Yossi, di ba? Direkta po yan sa lungs. Okay, alak, direkta po yan sa atay. Alam po ba natin yan? Masarap po ba alak? Uy, masarap yan. Nag-enjoy ako dyan dati. Sa mga gimmick, sa internship. So, sino yung estudyante dito? Uy, meron. Sarap gumimik, no? Pero maganda po, nasa AIM Global na kayo. I'm sure, malilesen po yan. Kasi yung oras natin, gagamitin natin sa productive time na. Okay? So, ibig sabihin po, kung ito yung katawan natin, check natin ang respiratory, yung nalalanghap natin, nasisinghot natin, healthy. Yung ating kinakain, healthy po ba? Gusto natin? O sige, ako po, nung nag-start ako dito, Ilocana ako eh. May mga Ilocana ba dito? Naimbag na malang, apo? Okay, mga Ilocana po, mahilig sa gulay, di ba? Yun nga lang, pag dumaan pala sa init, pinakuluan na yung gulay, wala na rin yung nutrisyon. Ubus na rin. Eh, mahilig din ako sa prutas. Okay, eh yung prutas na kinakain natin, healthy ba? Pag binili sa palengke. Saan galing po yan?
galing China. Pagdating dito, healthy-healthy pa. Ikaw kaya, biyahe kang China, pag uwi mo Pinas, lanta ka. Pero yung prutas, ano pa, fresh na fresh. One thing I've observed, nag 1 week po ako ng Cebu, pero hindi ko kasi alam na ma-assign ako ng Visayas 1 week. So, nakapag-grocery po ako ng kailangan sa bahay. May number one yung kamatis ang na-observe ko. Nakalagay lang po sa mesa, so pagdating ko, nasa mesa pa rin lahat, di ba? Ngayon, pagtingin ko, 1 week akong nawala. Pero yung kamatis, fresh na fresh pa rin. Eh, di hiniwa ko kasi may baon akong danggit. Uy, sarap, no? May baon akong danggit. O, gugutumin ko kayo. Pag ano ko ng, ano, ng kamatis, wow, fresh, malutong. Eh, 1 week akong nawala, di ba? Fresh pa rin po siya. Ano tayo? May formalin? Ano ka ba? Bulong-bulong mo, naririnig ko. Grabe po, no? Yung ano natin, yung environment ngayon. Wala na tayong ligtas. Sa totoo lang. Okay? Tapos, ang nangyayari po, ito. Silent po ito. Nakasilent po yan. Pero lagi nating nakakasalamuha. Lalo pag sa lalaki daw, mas matindi daw ang tama dito eh. Kasi hindi nila na ilalabas yung iniisip nila. Sinosolo lagi. O kaya ano lang, hahanapin nila si San Miguel. Yun ang kakwentuhan nila si San Miguel. Iinom na lang, idadaan sa inom. Pag mga babae kasi na ikukwento, yun nga lang si lalaki po usually pag may kasama pang Judith. Alam niyo po yung Judith? Ha? Pag andyan na yung Judith ng Meralco, Judith ng Tubig, Bayarin, mag-e-enroll ulit si Junior, mag-Judith na. Okay. Grabe po, no? Ito po mga silent killer po ang tawag dito ng mga doctors ngayon. Okay? Meron po ako i-share na isa pagdating sa food pala. Okay? Pagdating sa food. Alam niyo po yung pagkain ng karne daw, mas healthy tayo kung at least once in 2 weeks. Parang twice a month lang po. Yun daw po yung healthy na pagkain ng karne kasi mahirap matunaw ang karne. Yun nga lang, ang dami na po ngayong vegetarian, di ba? Ang daming vegetarians ngayon. Even doctors, ang dami ko nakakasalamuhang vegetarian doctors. Ang tawag po nila dito. Ang tawag po nila dito. Okay? Ang tawag po nila dito, ah, is ito ang tawag nila. Stress food. Which is nagiging cause na kasi yan ng colon cancer, nagiging cause ng yung hindi healthy yung digestion mo. Stress food ang tawag nila dito. Sabi ko, bakit po? Bakit siya naging stress food? So, ang in-explain ng doktora po sa akin is, pag kinatay yung baboy, lahat ng galit niya, dahil kinakatay siya, lumalabas. Yung chemical reaction sa katawan na punta dun sa laman. Yun po ang explanation nila. Even chicken, pag ginigilitian ng sa leeg na niya, lahat po nung galit din ng chicken napupunta sa muscles. Which is yun ang kinakain po natin. Grabe, no? Tama ba tay? Oo, di ba? Yun ang tawag nila eh. Stress food. Tapos yung mga pagkain na rin ng mga to, di ba? Dati ang baboy para lumaki ilang buwan. Di ba? 4 na buwan. Ngayon po, 2 months na lang. Gakatayin na, no? So kasi napapabilis because of the chemical foods na pinapakain sa mga chickens and pigs. Ngayon po, lahat po instant na. Di ba? Pag kumain tayo ng pansit, instant na, di ba? Lagyan mo lang ng water, noodles na, pagkain na. Dati, nung araw, lalagyan mo pa ng mantika, kung ano-ano pang mga gagawin, para maging masarap siyang pansit. Ngayon po, bakit yung pansit, hindi mo na kailangan lagyan ng mantika? Eh, hiwa-hiwalay na siya. Lahat po ng strand nung noodles is meron po siyang wax. Wax is not a healthy na part ng pagkain. Okay? Kaya siya naghiwa-hiwalay because of the wax. Meron po ako isang case na pinakabatang pasyente na hawakan ko po na assist ko sa hospital is 3 years old stroke. Sa Pilipinas, wala pang gamot ang high blood para sa bata. Wala pang gamot na na-stroke para sa bata. So, ang ginagawa po namin before, yung gamot ng matanda hinahati para ma-take nung bata, para bumaba yung kanyang alta presyon. Grabe po, no? Nung na-interview po namin yung mother, ang mother pala po is grabe ang bisyo, grabe ang puyat, grabe magtrabaho kasi
para makahabol doon sa pangangailangan niya pag nanganak daw. Yun nga lang, nung natuturing kumain yung bata, so yung mother itself hindi healthy ang buhay, hindi healthy yung lifestyle, hindi healthy yung kinakain. Pag laki ng bata natutong kumain, anong pinapakain po? May chicken sa umaga, beef sa hapon, seafood sa gabi. Lahat po yun noodles, iba-ibang flavor lang. So, hindi po siya healthy. Grabe po, no? So, anyway, eto po ba nangyayari sa atin? Yes. Nangyayari sa atin to. Lahat po yan, hindi na natin may iwasan. Nandyan na po yan. So, ano po ang kailangan natin? Napansin niyo ba ang commercial? Ang dami ngayon commercials about health. Vitamins, food supplement, etc., etc. Mga major noontime shows. Sino yung mga sponsors? Mga food supplement, 90%. Aware po ba tayo dyan? Okay. So, ibig sabihin po, i-check nyo po, tingnan natin, ano ang meron sa Alliance. Paano tayo matutulungan ng AIM Global? Okay? So, start po natin. Ito po yung napansin ko sa product po ng Alliance. Kwento ko po muna. Okay? Lights off, please. Hello? Andiyan pa ba siya? Lights off, please. Okay. Yung i-share ko sa inyong product dahil po dito sa tatlong to. Dr. Ed Cabantog yung ating presidente, CEO natin. Doctor by profession, family physician po siya. So lahat po ng clinics po niya na siya ay super active before na maging doktor or magpasyente, ngayon po lahat yung sarado na. Full time po niya na gawin ang AIM Global. Katuwang po niya si Sir Francis Miguel, engineer by profession. Sir John Asperin or Raymond Asperin as dalawang vice president natin. Silang tatlo po ang bumuo ng Alliance. So, anong meron sa Alliance po na produkto po natin? Ito po siya. Nakipag-tie up po sa Nature's Way. Ito, nasa baba. Ang Nature's Way po ang provider natin. Sila yung gumawa ng product para panlaban sa lahat ng to. Check natin. Ano ang Nature's Way? They have 200 doctors. Ito yung nagustuhan ko. 200 doctors, herbalists, and scientists na bumuo at mag-research pagdating po dun sa latest na mga antioxidant na pwede nating gamitin sa panahon ngayon. Okay? So, latest formulation, yung po yung nakita ko dito. Plus, lahat po ng product na ginagawa ng Nature's Way, merong clinical studies. That's the most important. And, ano pa? USFDA, of course, meron po yan. BFOD sa Pilipinas, syempre, meron po. And halal, para sa mga brothers natin na Muslim or sisters natin. And kosher. Yan po yung mga prinsipe at prinsesa, mga Jewish rabbi, no? Yung mga sensitibo pagdating sa product. So, yung product ng Nature's Way, pasado po para sa kanila. Ibig sabihin, ganun kataas ang quality ng product na meron tayo ngayon dito. Alright. Over-the-counter products, ang ibig sabihin po niyan, pwede pong i-take kahit walang reseta ng doktor. Yun po ibig sabihin ng over-the-counter products. Kasi po, may kita nyo mamaya, ano ba naman ng produkto po na yan? Frost and Sullivan Award, meron po siyang award 2004. And direct processing plantation, sa plantation with careful harvest. Yung pag-harvest po, meron pa silang way ng pag-harvest. According to Dean Morris, yung pinaka-master herbalist po ng Nature's Way, nag-harvest po sila yung matirik ang sikat ng araw. Nahinog na po sa puno yung mga prutas, ay yung mga dapat i-harvest. Sa atin po, kahit hindi pa hinog, kinukuha na natin. Tapos mahinog na lang siya sa kaing. Para pagdating sa palengke, sakto. Di ba? Yun ang Pilipino. So, ang US po hindi po ganon. Kasi hindi mo makukuha pala yung mataas na tinatawag na nutrition or antioxidant kapag hindi hinog sa puno. Okay? Next. Mataas yung ORAC value, no? ORAC means oxygen radical absorbance capacity. Yung sukat ng antioxidant sa product na ipapakita ko po sa inyo. Alright? Next. Ito po yung produkto. Ang tawag po ay C24/7. I'm proud about this product kasi po dito gumaling yung diabetes ng tatay ko. Insulin dependent po siya for so many years. And mula nung elementary ako, nag-yosi na siya, so nagkaroon ng tama sa baga, TB in short, na walang channel. Yon. Okay? Ito ang ginagawa po ng C24/7. Buong cells. Ang dami ba yung cells natin? Lahat ng katawan po natin, ultimo hibla ng buhok po natin, ultimo balat po natin, ay gawa sa cells. Okay? So, ang number one po dyan ay naka-nanotechnology.
yun po yung nagustuhan ko sa product. Ito po yung latest na method para magawa yung product na mas marami po yung mailalagay na antioxidant. Familiar kayo sa Betamax? Si tatay, familiar sa Betamax, of course. Isang malaking film, isang movie lang po yung kasya. Tama po. Ngayon, tay, napansin mo ba yung mga, let's say, DVD na lang, disc, no? DVD disc. Ilang movie po ang nagkakasya doon? Marami. O kaya yung mga maliliit na microchips, minsan 32 gig, pero ilan ang movie na kasya doon na napakaliit lang po ng size. Compare sa malaking size ng Betamax tape nung araw. Anong ibig sabihin po nun? Ang ginamit po na technology ay nanotechnology. Sa mga vitamins, makikita nyo po, bakit po sa isang capsule ng C24/7 nagkasya yung 29 vitamins, minerals, and trace minerals? Pag kailangan mo ng vitamin C, bibili ka isang bote. Pag kailangan mo ng calcium para sa buto, bibili ka isang bote. Pag kailangan mo ng vitamin E para sa balat, bibili ka isang bote. Yun po yung lumang formulation. Lumang sistema ng mga vitamins or mga food supplement. Anong good news? Ginawan po ng Nature's Way na makabagong technology, nanotechnology ang ginamit, kaya po nagkasya lahat po ng yon sa isang product lang. Sa isang capsule lang. Malinaw po? Okay. Meron pa siyang amino acid. Para saan? Para sa muscles. Sino yung mga nag-gym? Ha? Para mabilis mabuo yung muscles natin, kailangan mo amino acid. Sa mga babae, kailangan natin po yan. Para kapag nagkaway ka, tapos ka na magkaway, yung ano mo, kumakaway pa rin. Gumaganyan pa rin siya. Kailangan natin amino acid, okay? Super green foods and spirulina blend. Yan po yung mga green foods na super taas ng tinatawag na chlorophyll. Mga antioxidant din po siya. And 12 whole fruit. Pansinin niyo po, whole, buo, hindi yung fruit lang. Kasi po, mula sa balat, mula sa tangkay, kung familiar kayo sa pinya, alam niyo yung pinya? Nakain na kayo ng pinya? Saan yung mataas na nutrients nun? Di ba ang pinya maganda sa panunaw? Kasi maraming fiber, pero yung the best part ng pineapple is nasa corona. So, mula ngayon, kakain po kayo ng corona ng pinya. Yung laman, wag po sayang, bigay niyo sa akin. And ano pa, 12 whole vegetable. Grabe po ito, 12 whole vegetable. Yung mga bihira natin makain, broccoli, cauliflower, mahal po yan, pero ang taas ng anti-cancer property. And ano pa, mushroom. Familiar sa kabute? Yes. Maganda ba yung mushroom? Yes po. Digestive enzyme. Ito po, dito ako bumilib sa C24/7. Sa lahat po ng na-encounter kong food supplement or any vitamins, walang nailalagay na digestive enzyme. Sabi nga po, kahit gaano kasarap ang kinakain natin, kahit gaano kadami yung kinakain natin, kung sira ang panunaw mo, bali wala ang sarap ng kinakain mo. Di ba? Yes. Eto, 12 digestive enzyme, binigyan tayo ng C24/7 para maganda yung panunaw po natin. Okay, para healthy po tayo lagi. Hell, meron siyang 12 herbs and specialty nutrients. Para saan po yan? Specialty nutrients, para sa mga ugat-ugat. Mula sa maliit hanggang sa malaking ugat. Okay, saan po yung may mga ugat-ugat na maliliit? Sa brains. Sino dito yung makakalimutin na? Hindi na po nalalagyan ng nutrition ang mga ugat-ugat sa ating brains. No? Hinahanap ang salamin, nasa noo lang pala. Hinahanap ang salamin, nakasuot pala. Okay, marami na bang ganon? Kailangan nyo ng C24/7. Medyo hindi na malinaw ang paningin. Hindi na po normal ang vision, 20/20. Kailangan nyo po C24/7. Kasi maganda po yung nutrients ito para sa eyes. Diba? Alam nyo yung nasa commercial na good for the eyes? Eto, meron po siya. Okay, ano pa? Sino yung nakakaramdam na ng manhid sa kamay? Oh, ang bata mo pa. Di nga. Oh, ano ba lagi ginagawa mo? Bakit namamanhid kamay mo? Ah, tas basa ka agad. Okay. So, kailangan mo na, ma'am, C24/7. Nagtitake ka na. Good. So, yung mga nakakaramdam mo pagising na umaga, pag inapak mo yung paa, masakit sa floor. Masakit pag inapak mo yung paa mo, yung unang apak. Nerve impairment na po, kailangan mo na po ng mga vitamin B1, B2, B6, meron po ang C24/7.
Yung mga hindi na po nagfa-flag sa mercere, bunol yung mic. Yung hindi na po nagfa-flag ceremony, hindi ko kasi ginagawa yun eh. Okay. Sino po dito may diabetic? Babae o lalaki? Minsan una naapektuhan po yung part na yun. Yun. Okay? Malaking tulong po ang C24/7. Okay? Minsan po, bata pa ha, 25 years old, may mga cases na po nagre-reklamo na. Hindi na daw tumatayo si manoy nila. Okay? So, kaya babae naman wala nang gana, bata pa. Kasi po sa environment natin, marami ng factors bakit tayo nagkakaganon. So, ang tulong po ng C24/7, i-take mo lang po siya. Okay? Andyan na lahat yung pansolusyon sa health natin. And ano pa yung nasa dulo? Essential fatty acids. Mga good cholesterol. Panlaban sa mga kinain mong maraming ng naipon na bad cholesterol. Okay? Prito ng umaga, gisa sa hapon, lechon sa gabi. Di ba? Magli-lechon sa gabi. And anti-aging, antioxidant enhancer. Sino gustong laging bata? Oh. Naniniwala ba kayo na pwede tayong mabuhay ng 300 years old hanggang 400 years old? Yes, pwede. Basta may lahi ka ni Abraham. At saka ni Jacob. Honestly po, according to the latest research ngayon, pwede. Nangyayari lang po na lumiliit ang buhay, ang lifespan ng tao because of the environment. Because of the, anong nangyari kuya? Because of dun sa mga kinakain natin, sa environment natin, lahat, lahat. Tingnan mo yung mga bata ngayon habang inaantay natin. Mga bata ngayon, dati ano ang ginagawa ng mga bata pag kailangan nilang maglaro? Playground, magpatintero. Diba? Magbasketball o kung anong laro sa labas. Ngayon po, ang mga bata, anong ginagawa pag kailangan maglaro? Nakaupo lang, magdota ng magdota. Nakaupo lang. Maaga na, nagsasalamin na yan. Kasi kakalaro ng computer, ng mga PSP, at kung ano-ano pa, di ba? So, yun po yung mga nangyayari po sa environment natin. Kaya umiiksi yung lifespan ng radiation. Sino walang cellphone? Wala kang cellphone, tay? Hindi nga. You are healthy. Healthy ka po. Sino ang dito ang dalawang ano? So, ibig sabihin, lahat ng may cellphone hindi healthy. O, ganito ha. Alam niyo yung experiment sa YouTube ng dalawang cellphone? Di ba, uso ngayon ang limited call? O, halimbawa, may bago tayong product eh, SIM. Halimbawa po, ano, yung nasa experiment sa YouTube, hanapin niyo po yun. Isa sa mga pinaka-soft na ginamit na experiment is the egg. Itlog. Okay? May shell. May shell po yun, don't worry. So, nilagay po sa water, sa baso, yung itlog. And dalawang cellphone na tinatawagan ng cellphone 1, yung cellphone 2. Okay? Nakita, dapat alam nyo yun. Nasa YouTube 2 eh. Ito yung itlog. Okay? At nasa water, yung ito baso. Ito yung cellphone, 5110. Ito yung isang cellphone, 3210. Okay. Ito, tinatawagan niya to. So, in between. Naluto yung itlog in a few minutes. Yep. Few minutes, mga 1,000 minutes. 15 minutes. 1 hour, I think. Nasa YouTube to. So, sino dito may dalawang cellphone? At saan madalas nakalagay ang cellphone? Sa dalawang bulsa. At kung ikaw lalaki, yari ka. I swear, nasa YouTube po yan, hindi ko yan gawa-gawa. Because of the radiation. O, hindi lang doon, ano ba? Eh, babae. Tawag ng tawag, very soft ang tissue ng brain. Ngayon po, tinitingnan na number one cause of brain cancer is radiation because of cellphone, telebabad. Diba? Alam niyo po ba yun? At kung ikaw ay nakatira sa malapit sa cell site, obserbahan mo po yung mga nakatira man near sa cell site, nagiging mainitin ang ulo. Nagiging laging ano yun? Irritable. Yung mood change ng tao nagbabago because of the radiation. May natutunan ba kayo? So, tapon niyo ng mga cellphone niyo. Okay. So, ibig sabihin, hindi talaga natin maiwasan. Nandiyan na yan eh. Kasama na yan sa buhay natin eh.
Tay, 99% hindi mabubuhay na walang cellphone. Ikaw yung 1% eh. Okay. Okay. All right. So next tayo, si 24/7, but ayaw na. Kuya, ayaw lumipat. Okay ba yung si 24/7 natin? Yes. Magagamit ba kayo niyan? Yes. Iinom ba kayo niyan? Yes. Kung gusto niyo pong mabuhay ng mahaba, na healthy, si 24/7 po ngayon ang latest product ng Amerika, which is nakuha ng AIM Global ang exclusivity para ibenta po natin sa buong mundo. Exclusive po yan sa atin. Alam niyo po, hindi ko siya napipicture out nung first timer po ako dito. Sabi ko, paano ko magbebenta niyan, 'di ba? Ako nga hindi ko pa napicture out yung sarili ko. Pero nag-start po ako gumamit. Yung dysmenorrhea ko po nawala. Sino may dysmenorrhea? Kala ko si kuya. Biglang gano'n, ano ka ba naman? Mabilis pa naman ang kamay ang mata ko. Okay. Yung pagiging anemic ko po, eto na solusyonan. Sino dito yung ano, pag nagkaroon ng dalaw, monthly period, is siguro, hindi normal. Yung hindi regular. I have a friend once a year, ang monthly period. Pag take niya ng C24/7, wala pang 1 week, dumating yung dalaw po niya. Yung boyfriend niya, dumalaw. Biro lang. Hindi po. So, dun niya na testing po yung product. And taga Banco de Oro lang po sila dito sa may BDO, sa Robinson. So, ako po, dati, 2 months, may normal yung dalaw. Second month, wala. Kala mo buntis na. Joke. Second month, meron. Ganon, hindi siya normal. So, nung nag-try po ako si 24/7, balance yung hormones. Okay? Lalo ka pang gaganda, gugwapo ka pa pag ginamit mo po ito. Correct. Sinertec, kasi nga po pinagsama-sama yung prutas gulay. And phytoalkatec, phyto means halaman, at alkaline base. Hindi po siya acidic. Panlaban po siya sa acid. Okay? Sino dito acidic? Pag dumighay ang asim. O kaya pag dumighay, namumuo yung hangin dito, ayaw mailabas. Ito po ang kailangan mo, si 24/7. Alright? Next. At binalot po yan sa gulay. Yung capsule na ginamit po is vegetable, seaweeds, to be specific. Healthy ba yung product natin? Yes. Ito po yung version ng C24/7 para sa mga bata. Okay? Complete para sa mga bata. Yung una po kanina, meron siyang 22,000 phytonutrients. Ang complete, meron siyang 16,000 phytonutrients. Ano ang pinagkaiba? Okay, pareho pong may prutas gulay. 29 vitamins, minerals, yun yung mga prutas gulay. Ang wala lang po dito is yung anti-aging enhancer, no? And, yun. Kasi hindi pa naman kailangan ng mga bata yung anti-aging. Okay? Okay ba yung complete natin? So, para sa mga bata, 12 years old, pababa, 1 capsule a day po ito. Lalo pag mga anemic yung mga anak nyo, o kaya lagi silang nasa raw 4. Di ba merong para sa brain to, para maging raw 1 naman sila, di ba? Para graduate ng with flying colors next year. Alright, eto yung Restore Life, isang product po natin na na-discover ni Dr. David Sinclair ng Harvard University. So, Shell, no? Na-feature po yung product na to, yung ingredients, ang tawag yan is Resveratrol. Okay? Resveratrol blend. Na-feature po siya sa 60 Minutes, sa Barbara Walters Show, CNN, Fox News, and Mayo Clinic sa isang magazine sa Amerika, and Oprah Winfrey Show. Pag dyan na-feature yung product, sikat? Okay? 4 beses po na-feature sa Oprah Winfrey yung product po na to. Tayo po, ginawa ng Nature's Way is Restore Life, sinundan po yung formulation Dr. David Sinclair na Resveratrol. So, ginawa pong 4 yung source ng resveratrol. Para saan ba yung resveratrol? Pantunaw ng stored calories and stored fats. Kasi ang pagtaba ng tao, sometimes sa kinakain, paparating pa lang yun. Eh, yung mga dati na, yung mga nandyan na, naka-imbak na. Okay? So, ito po kailangan natin. Since tinutunaw po yung excess fats and excess calories, ang tendency po, humahaba ang buhay natin. Kasi majority ng cause ng stroke, excess fats. Majority po ng mataas ang calories, matakaw sa kanin. Di ba? Grabe ang calories nun. Alam niyo po ba yung mga nagda-diet? Sino nagda-diet? Meron. Paano po kayo mag-diet? Hindi kakain.
na umaga, tanghali, gabi, ayos yun, tipid ka. Pero, mas mahirap pong matunaw yung taba kapag hindi ka kumakain. May tinatawag po na alpha fat and beta fat. Ang alpha fat, yung normal na nagiging taba natin. And yung beta fat, lumalabas po yan pag nag-skip ka ng meal. At yun ang mahirap matunaw. Kaya sasabihin mo, nagda-diet naman ako. Kung ano yung mga iniinom kong mga pills pampapayat, hindi pa rin ako pumapayat. Kasi po, baka nag-skip ka ng meal. Kain ka, konti-konti. No? Pero good news, meron tayo isang pantapat po dyan. Eto, Slim and Trim. Kung ayaw mong kumain ng rice, nagtitipid ka, huwag kang kumain ng biscuits. Bakit? Alam niyo, biscuits na tatlong slice or apat na slice, that's about 130 calories. Katumbas ng isang cup of rice. So, hindi ka nga kumain ng rice, kumain ka naman ng biscuit. Pareho lang po yun. Now you know. And, Slim and Trim po, meron lang po siyang 2 calories in one capsule. Pero binubusog po niya yung stomach natin. Plus, ang dami niyang fiber. Actually, maganda tong combination sa mga diabetic. Okay? Kasi ang dami niyang fiber. And yung isang product po kanina is Colobus. Ito po ay concentrated na pantunaw ng bad cholesterol. Plus, ang good news is galing po siya sa, of course, sa fish. Fish oil po siya, hindi nakalagay. Mackerel and tuna po siya galing. And nakalagay po is molecularly distilled. Okay? Sabi ng iba, makain naman ako sa ano eh, sa isda. Saan galing isda mo? Okay? Baka nakakain po yan ng mga spill oil, nakakain ng mga marurumi sa dagat, nakakain ng hindi na healthy. So, yung kinain mong isda, hindi na rin healthy. Ang sa atin po, ang collagen natin is omega supreme na tinatawag. Talagang nasala po yung fish oil na nandyan. Alam niyo po, experiment namin, kaya niyang tunawin yung StyroCup. StyroCup, para kasi siyang ano eh, para kasi siyang bad cholesterol. Ang StyroCup, inuto mo, ilaga mo, pakuluan mo ng tubig, hindi siya natutunaw. Pero ang collagen po, kaya niyang tunawin yung StyroCup. Okay? Pero po kami experiment na ganun. So, ibig sabihin po, kaya niyang, kung ito yung mga ugat-ugat natin, pakita ko lang po. Ito yung ugat natin, dito nagbibuild yung mga cholesterol eh. Okay? Namumuumuo po yan. So, ibig sabihin po ang nangyayari, kumain ka ng pritong isda, pritong chicken, okay? Pork chop, yung daloy ng dugo mo sumikip yung daanan, kaya nag-alta presyo ng tao. So, ang gagawin po, inom ng anti-high blood. So, ang mangyayari po, eto po, gaganon lang po siya. Mag-expand. Lolobo po siya. So, ang mangyayari, kung yan po ay nag-expand, yung mga cholesterol nandyan pa rin, yung mga bad cholesterol, nakadikit pa rin po dito. Okay? So, lumuwag nga yung daanan ng yung blood flow, lumuwag. So, nawala na yung high blood. Pag nawala effect ng high blood, babalik ulit siya. Magiging ganyan ulit siya, pero yung cholesterol, syempre, nandyan pa rin. Alta pressure ulit yan. Inom na naman ulit ng product, ng anti-high blood. So, nangyari po, may narinig ba tayong tinatawag na naputukan ng ugat? Kasi po, yung ugat na banat-balik, parang lastiko, banat-balik, ang mangyayari, pwedeng mapigtas. Ganun po nangyari sa ugat natin. Pag ito po nangyari sa part ng heart, nagkakaroon na ng heart attack. Pag ito nangyari sa part ng brain, kaya po may tinatawag na stroke. Okay? Ang collagen, pag ininom mo po siya, okay, yung dadaanan po niya, pag pumasok yung collagen dito, tinutunaw po niya yung mga taba dito. Tinutunaw po niya. Okay? So, yung ating blood flow, normal, yung ating bad cholesterol, natunaw ng natural. Maganda po ba yan? Pag ikaw ay 30 years old and above, pag-take ka na po ng collagen. Kasi for 30 years, na accumulated bad cholesterol sa nakakain po natin, okay, kailangan mo na po ng product na to. Alright? So, yan po yung ating next product is white light. Para saan naman to? Sino gusto magpaputi? Ito po ay glutathione, which is alam po ng karamihan, ang glutathione ay pampaputi. Pero ang number one purpose po ng glutathione ay liver detoxifier, liver food.
Kung ikaw po ay mahilig sa pulutan, sa alak, di ba? Kahit lalaki po, mag-spray ka. Ini-spray lang po yan under the tongue. So, paano siya gamitin? Ibabad mo muna ng mga 20 to 30 seconds. Huwag 30 minutes. Tagal no, naglalaway ka na nun. Lemon mint, ang lasa, masarap po siya. Ginagawa lang po natin breath freshener. Ginagamit ko po ito kasi grabe po ako sa puyat sa ngayon. Halata ba akong puyat? Pag ikaw po ay taga-call center, maganda po sa'yo to. Tsaka sabayan mo ng C24/7. Sino may mga taga-call center dito? May kakilala. Okay, recommend niya yan. Ano pa? Liver food. So kahit lalaki, of course, I'm sure may liver kayo. Pag overdosage, tsaka kapuputi. Pero minsan depende sa lifestyle. Gumagamit ka nito, pero nag-yoyosi ka. Mag-a-act siya as antioxidant. Hindi siya mag-a-act as pampaputi. Okay? Kuminom ka ng alak, pero gumagamit ka nito, mag-a-act siya as liver detoxifier. As protection mo. Kung ikaw po ay walang bisyo, hindi nagpupuyat, at ginamit mo to, pwedeng mabilis kang pumuti. Lalo sa mga babae na gustong-gustong magpaputi. Pero yung skin mo, bata. Hindi yung puputi ka, pero sabi ni Chris Aquino, kulubot naman. Okay? Dry yung skin. Na nag-iisang product po natin from Japan. Kasi pag sinabi pong Japan, kilala po sila pagdating sa mga skincare. Tama ba ako? Yes, cysteine peptide yung active ingredient. Yan yung latest discovery ng mga Japanese pagdating po sa skincare. Pampaganda ng itsura, pampaganda ng skin. Kasi pag maganda daw po yung skin natin, hindi nahahalata yung edad natin. Di ba? Kayo, hulaan nyo ako, ilang edad na ako? Ha? 19? Sino sabi 19? Sige, kakain tayo mamaya. Salamat po sa hula. 50 years old na po ako. Ano sekreto mo? Kasi nungalingan. Liven. Okay, tutuwa kayo pag gano'n ha. Liven, sino nagko-coffee? Ito po ay kape na hindi acidic kasi alkaline base. Plus yung nutrients ng complete natin, nilagyan din po ito. Pero syempre, mas concentrated yung complete or C24/7. Alkaline base, first time in the history na coffee na may alkaline, plus merong 16,000 phytonutrients. Hindi po siya 8-in-1, hindi siya 3-in-1. Okay? So, ibig sabihin po nito, lahat ng 12 mushroom nandyan na. 12 fruits nandyan na. 12 vegetable nandyan din. May side effect po ito. Yun nga lang, hindi nilagay. May side effect daw po ito. Nakaka-enhance po ng sexual vitality. Nakaka-enhance po. Hindi ibig sabihin na makatingin kayo, nag-iba. Nakaka-enhance. Ibig sabihin, nakakatulong. No, mag-improve. Yung gusto mong gawin sa gabi, gusto mo rin sa umaga, okay lang. Nasa'yo yan. So, nakakatulong po daw yan. Ngayon po, hindi naman ibig sabihin ay nakakamanya. Kung makatingin kayo, iba na. Choco. Yung ayaw mag-coffee, pwede sa choco, lalo mga bata. No? 7, 10, grade 6, high school. Maganda po yung choco drinks natin. Alkaline-based din po yan. Okay? Plus, meron siyang DHA. Ano ulit yung DHA? Brain food. Okay? So, pampatalino, pamparetain ng memory. So, kung marami kayong utang, pag ininom nyo to, nare-recall nyo lahat ng utang nyo. Pero kung ikaw nagpapa-utang, advantage. Kahit mawala listahan mo, recall mo lahat ng umutang sa'yo. Maganda po yan, ha? Maganda sa memory yan. First time in the history, natural essentials na toothpaste. Herbal toothpaste po ito. Lahat ba kayo nagtututbrush? Pagising sa umaga, toothbrush ka agad? Kasi hindi na maganda yung hininga. Maganda po ito, try nyo. Sa gabi, gamitin mo na bago matulog. Pagising mo sa umaga, gusto mo na makipag-kiss. Oh. Alright, kasi po breath fresh. Kasi meron siyang antibacteria. Yung mga nakakaramdam ng pangingilo, maganda po yung toothpaste natin. Tawag dito, minsan may nagtututbrush eh, tapos nagdudugo-dugo yung gums. Very weak na yung gums mo, ibig sabihin. C24/7. Yeah, kakatulong din yun. And, eto, toothpaste po natin, itry nyo po. Healthy po kasi siya. Okay? Yung iba nga, ano eh. Ano bang ginagawa dyan? Yung may ano, parang allergy. Ano, pinapahid nila. Nag-okay, nag-dry yung allergy.
First time in the history po ito, last product natin. Okay pa ba kayo? Yes. Last products natin. Ano to? Wow, excited sila. Lalo kayong magtatelebabad dito. Luto ang ano nyo. Buro lang. Oh, yun ang natandaan nila. AIMSIM. Ang good news, first time in the history po yan. Isang big time, isang big na company, pero nakipag-tie up sa AIM Global. Isa lang po ibig sabihin nun. Isa lang ang kumpanyang pinagkatiwalaan po ng Smart. Okay? So, yung Smart po natin, AIMSIM to AIMSIM, unlimited calls po siya. So, kahit nagtatawagan kayo the whole day, the whole night, okay lang. At ang rate mo, nagyayari po kapag distributor ka po ng Alliance, 250 lang po yan per month. Pag dinivide mo per day, 9 pesos lang po yan a day. Grabe, no? May gamit ako, letter S. Alam nyo na yun. Sabagay, si Smart pa rin yun. Meron sila 450 unlimited call one month. Sa atin, 250 lang one month. Mas okay ba yan? Kaya lahat tayo gumamit ng SIM card, no? Ang number ko, ilalagay ko na rin. Mamaya, di ko pa, bibili pa akong cellphone. And, meron siyang free text. Siyempre, kailangan hindi mawawala yan. May free text po siya na 50 para sa ibang network. Para matext mo pa rin yung ibang network. Okay ba yan? So, lumalabas po postpaid plan. Yung iba hindi nagpo-postpaid kasi ang daming requirements pang mayaman daw, di ba? O ngayon, sa AIM Global po makakapag-postpaid ka sa halagang 1.5 lang po in 6 months. Sa loob na po ng 6 months yan. Bigyan ko kayo ng tip. Meron kami nakausap isang company po, lahat sila naka-postpaid plan, naka-plan yung gamit na telepono ng mga tauhan. So, nung pinakita namin to, sabi niya, 1.5, 6 months. Sabi ko kasi 1.8. Mura pa rin sa kanya yon. Dahil pala ginawa kong 2,000, no? O, sabi mo lang 2,000, 6 months. Samantalang sila po, ang 2,000 minsan, 2 weeks pa lang, wala pang 1 month, umaabot na sila ng 2,000 sa bills po nila. Bawat tao. Eh, lahat yon gastusin, expenses ng company. Di ba ang companies ngayon nagtitipid? So, ito po, i-promote nyo to, i-share nyo sa mga kakilala nyo na may-ari ng company, may-ari ng co-op, may-ari ng ganito, may-ari ng mga organizations. Pag nakita po nyo ito, laking tipid ng kanilang kumpanya. May benta ka rin. May kita ka pa. Di ba? Okay. So, yan po yung ating SRP, 1,850 sa hindi po distributor pag ibinenta mo sa labas. Pag distributor ka na, 1,550 mo lang makukuha, you have 300 at meron pa yung points. Bawat gamit po natin, may points. Yung points nagiging pera. Malinaw sa kanila. Alright. Plus, may bonus. I-discuss po yan ng next speaker. Siyempre, hindi na po ako mag-discuss niyan. Okay ba yung mga products? Gagamit ba kayo ng products? Anong gagamitin nyo? Okay. Actually po, no, ang gamit ko ngayon, C24, the whole family kami. Kasi sa loob po ng 4 months, si tatay ko gumaling yung kanyang diabetes. I-check mo yung sugar niya ngayon, normal. Pero dating insulin dependent. Medyo matagal, 4 months, kasi 15 years ba naman siyang diabetic? Diba? Siyempre po, mga may sakit na matatagal, hindi may makukuha naman ng isang araw lang. Kailangan mo Darna. Okay? Yung bato ni Darna. Ngayon po, ang good news, si mother ko rin nakakaramdam ng pangingimay ng kamay, masakit sa likod, menopausal period. So, yung mga discomfort sa katawan, nararamdaman po niya, lahat po yun nag-okay with C24/7. Sobrang thankful po kami sa product po na to. Okay? Tapos ngayon, ang bonus, di ba, instead na bumili kami ng X brand na toothpaste, meron na tayo. Gumagamit ka na, nagtutoothbrush ka pa lang, may kita ka na. Gusto niyo ba yon? Oh, pagdating sa ikaw, ano, ang lakas ng yes nyo. Ayan, so yan po yung last part ko. So ngayon po, ang next speaker po natin, i-discuss na po niya sa inyo, paano ba yan? Ano ba yung binabanggit ng iba dito na ang dami yung product, pero hindi naman nagbebenta yung iba? Gusto niyo ba yon? Kumikita, walang benta. Okay ka lang. Meron, syempre. Pero may sistema po kasi. Parang ako, sabi ni mother ko nung una nag-start nga ako dito, eh, gaano kadami yung quota mo dyan para kumita ka ng malaki? Samantalang pag nag-abroad ka, dollar kagad ang kita mo, di ba? So anyway,
Ganun ba speaker natin? So anyway, nung nakita ko po lahat ng sistemang to at ang good news, yung kumidnap sa akin, alam yung kidnap? Alam niyo po baliktad sa Alliance, pag ikaw kinidnap dito, ikaw bibigyan ng opportunity kumita. Okay? So yung nag-invite po sa akin dito, siya po yung magsasalita ngayon dito. Tingnan niyo po ha, kung hindi ako na-invite sa Alliance, siguro hindi ko po na-experience pang kumita ng kahit sabi mong 1 million man lang. Oh, bakit? Nakakapagtaka ba yun? Wala ba sa itsura ko? Joke. Honestly, ah, yung first 8 months ko po, total accumulation of 1M. Maliit po ito. Ano ka ba? Ano ba kayo? Yung iba po dyan, ang bibilis po nila. Malalaman yung sistema ng Alliance. Excited na ba kayo? Yes! Ngayon po, kung ilang taon ka na ngayon, ha? Kung ilang taon ka na ngayon, sa loob ng 8 months, kitain mo to. O sabi mo sa loob ng 1 year, kikitain mo to. Okay ba sa inyong regalo yan? Yes. Siguro po, isa kayo sa mga nagpipray nung New Year. Anong month na ngayon? April. March, mag-April na. Ina-advance ko kasi palis na kami. April daw alis namin. O, tingnan nyo ha, kumita ka na ng maayos, maganda, legal, maganda yung products natin. Yung mayaman ka na, gumaganda ka rin, bumabata ka pa. Di ba, Tay? Tapos, meron ka pang libreng USA trip. Lahat po yan free. Kaya ang sabi ko, kung hindi po ako na-invite dito, at kung hindi po palpak yung agency na pagbayaran ko, malamang nasa abroad ako ngayon. Tama po? Yes, yun nga lang, buti na nandito ako. Siguro kung nasa abroad ako, kayod kalabaw. Ngayon po, mag-abroad ako, bakasyon. Yun ang masarap po doon, di ba? Ang good news, 10 years multiple entry visa. Yun po ang masarap sa Alliance. Sinong gusto ng USA trip? Libre! Ha? Libre. Intindihin nyo po yung next speaker. Okay lang po? Nag-e-enjoy ba kayo? Okay. Mamaya burahin natin to ha, kasi baka makita to eh. Alam niya yan eh. Sasabihin niya, kunento mo yun? Eh bakit? Kunento nga ng YouTube eh. Si Sir tawa ng tawa. Okay, so ngayon po, yung speaker po natin, siya yung nagtulak sa akin kaya ako napunta rito. Siya nag-invite sa akin. So sobrang thankful po ako sa taong to. Kasi kung hindi po dahil sa kanya, kung hindi po na-invite ako niya dito, hindi ko lahat to may experience. Okay? Kayo po ngayon pa lang, mag-thankful na kayo sa nag-invite sa inyo. Sabihin nyo nga, friend, thank you ah, in-invite mo ko. Come on, sabihin mo na, ngayon lang yan. Sabi ng isa, friend, thank you ah, in-invite mo ko. Oh, sige, ulitin nyo, friend, thank you, in-invite mo ko dito sa Alliance. Huwag ka mag-alala, mamaya i-dinner kita. Oh, bakit? Alam niyo po, pag kumita kayo dito ng malaki, ay nako, grabe. Ano man lang, i-dinner mo siya one time, pero kumita ka nito, meron ka pa nito, saan ka kukuha niyan sa labas? Diba? So, i-welcome po natin, yung speaker po natin, para ipakita sa inyo paano to. Isa na rin po siyang tinatawag na global ambassador. Sobrang swerte ko kasi na-invite po niya ako dito. So, sino mga first time? Para alam ko po. Sino mga first time? Ah, madaming first time. O, palakpakan natin yung mga first time. Sige po. Maganda ba yung products? Yes. Naintindihan niyo po lahat? Yes. Yeah, no, taas ang kamay ng, ano, ang gustong magkaroon ng, ano, I mean, gusto maka, tawag dito, makatry. Taas ang kamay. Sige po, gusto makatry para malaman, ano kagad natin malaman at mabilang. Sino gusto makatry? Yan. So, dyan po yung bilihan sa gilid, ha? Ayan. Sabi ko, Diyos ko, kala ko na libre. Oh, by the way, ako po si Chris Puntanar. Ang trabaho ko po is yung tinatawag natin na business opportunity, yung pagkakakitaan. Kung paano magkaroon ng extra income. No? Tulad nyo, last 2006, nung na-invite po ako dito. So, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 6 years na po ako dito sa kumpanya na to. No po? Kasi baka may nagtanong, Chris, maganda ba yung, ano, maganda ba yung AIM Global? Ang sasabihin ko po, ako po ay 6 years na rito. Bakit ko po sinasabi yung 6 years? Kasi kung pangit po ito, baka wala pang 1 year, wala na po ako. Tama po ba? Kaya, so ganun lang po 'yon. Kasi magiging bias naman ako kung sasabihin ko sa inyo yung mga ano, maganda, 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 maganda. Syempre, nandito ako. Tama po ba?
Oo, kahit anong pangit na isang kumpanya, hindi ka tatagal diyan. Tama po ba? Oh, yan. So ganun lang siya. So sa mga first timer, maganda po ito, especially kung gagawin niya siya, magi-start kayo as part-time. Sino po dito yung mga may trabaho, taas ang kamay? Yan. So maganda to pang part-time. Kasi ako dati, empleyado rin ako dati, no? Sino nga yung mga first time, taas nga yung kamay, yung first time? Saan po kayo nag-work? Ay, hindi ka nag-work. Kayo, sir, nag-work din? Saan po kayo nag-work? Sa hotel. Anong klaseng hotel ba yan? Kasi baka mamaya kung saan ako nagpupunta, makilala mo ako, di ba? At least, maiwasan ko lang yung hotel na yan. Okay lang malaman kung saan hotel kayo, sir? Nice hotel. So, hindi ko talaga... O, kayo, pumunta kayo dyan, ha? Pero ako, hindi, ha? Anong branch ka, sir? Saan? Sa crossing. Ayan, buti na lang, hindi ako nagagawi dyan, no? Malayo sa amin yan. De, ano? O, palakpakan natin si sir, no? Sino nag-invite sa inyo, sir? Wala kayong pasok ngayon? Ah, wala pa. Wala ba kayo nakikita ang mga may sasakyan doon nakalagay in global? Tandaan nyo, sir, ha? Tapos i-text nyo sa amin, ha? Videohan nyo. So, ako dati, na-invite din ako. Nung in-invite po ako dito, ang sinabi sa akin, Chris, gusto mo ba ng extra income? Yan yung offer kagad sa akin nung nag-invite sa phone. So, sabi ko naman, wala naman tumatanggi sa extra income, tama ba? So, parang ang pangit naman, sasabihin ko ayoko. Di, syempre, normally, alam niya na yung sagot ko. Oo, sabi ko, syempre naman, gusto ko ng extra income. Sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng time. Kita tayo sa ganitong araw, ganitong oras, tapos ipakita ko sa iyo yung pwede mong pagkakitaan. Sabi ko, ang problema ko, gusto ko magkaroon ng extra income. Ang problema ko, wala naman akong time. So ito yung problema ng marami. Tama mo ba? Oh, sabi niya sa akin, Chris, mali yung mindset mo. Sabi sa akin, ganun nung nag-invite. Sabi ko, antipati ko naman to nag-invite na to. Tama ba? Sabi ko sa kanya, bakit naman mali yung mindset ko? Tanong, sabi niya sa akin, ilan taon ka na dyan? Sabi ko, matagal na. Sinabi ko yung taon, kung ilan taon na ako nagtatrabaho. So sabi niya gano'n, yumaman ka na. Hindi. So, imagine mo, naubos yung time mo, hindi ka naman yumayaman. Sabi ko, loko to ha. Di ba? Alam mo, parang, sabi niya gano'n, anong position mo ngayon? Ay, medyo nagyabang na ako kasi maganda-ganda position ko. Sabi ko, manager po ako. Sabi ko sa kanya gano'n, manager ka nga, marami kang pera. Sabi ko, yung kumpanya namin, maraming pera, bakit? Sumagot na ako, napahiya na ako eh. Tama ba? Ayoko lunukin yung pride ko. Tama, mali? Sabi ko gano'n. Sabi niya gano'n, Chris, sabi niya gano'n, ang posisyon, hindi yan maipamamana sa pamilya mo. Sabi niya sa akin, sabi ko, na-realize ko, oo nga, no. Sabi niya, pag ikaw namatay at nagkaanak, hindi pwedeng ipapamana mo yung pagiging manager mo sa anak mo. Pag namatay ka o tumanda ka, kukuha sila ng bago, mas agresibo, mas bata, at mas magaling sa'yo, at mas gwapo sa'yo. Ha? Sabi ko, pwede, at least, di ba? Naramdaman ko, na-appreciate niya ako. So sabi ko, sabi ko, ganun nga, sabi ko ganun. Pero sabi ko, sir, sabi ko kasi sa kanya, sir, ang maganda kasi sa position ko, stable na yung kinikita ko. Sabi niya, hindi ko naman tinatanong kung stable eh. Ang ayoko nga sa lahat, stable yung income. Kasi maraming Pinoy, ang mindset, di ba stable ang income? Sabi ko, hindi, mabuti ang stable ang income. Sabi niya, sige, tingnan ko. Nung January, magkano ang sinahod mo? Ang sahod ko po kasi 18,000 pesos per month. That's January. Sabi niya sa akin, ganun. Sabi ko, 18,000. Sabi ko, okay nga. Sabi niya, February, magkano ang sinahod mo? 18,000. Wala naman ako absent, bawal umabsent ang boss. Tama po ba? Ang manager, ang absent, medyo babawiin mo yan. Ha? Sabi ko, sige. March, magkano sinahod mo? 18. Sabi ko, okay pala yan ah. April, sabi ko, 18. Sabi ko sa kanya, per month pa rin. Sabi ko, sabi niya, kita mo? Apat na buwan na, hindi nagbabago. Stable talaga. Sabi ko, ano? Di ba, masipag ka? Sabi ko, gano'n. Subukan mo magsipag pa ng todo. Doblein mo yung sipag mo. Sinipagan, sabi ko, nagsipag ka ba nung ganito? Doblein mo yung sipag mo, April, May. Tama ba, May? Susunod? Doblein mo yung sipag mo nung April. Magkano sahod mo, Chris? Tinanong niya ako. Siyempre, magbabago pa ba yan? 18. Kita mo, stable talaga? Linisin mo yung kabilang kali nyo. Magkano sahod mo? 18 pa rin. Magpagulong-gulong ka dyan. Magkano sahod mo? 18 pa rin. So, talagang stable yan. Tanong, yayaman ka, Chris? Yun lang. Sabi kong ganun.
Kasi ang hinahanap mo, Chris, sabi niya ganun, paano kaya yaman ang hinahanap mo? Stable. Hindi mo naman hinahanap yung kita na magpapa-asenso sa'yo. May punto ba siya? Yes. Alam mo, sabi kong ganun sa sarili ko, mukhang kinakain ko na yung sarili ko. Sabi kong ganun, sabi ko mukhang inaapi na ako. Sabi kong ganun, wag mo na ako, sa isip ko, wag mo na ako offense, pupunta na lang ako. Sabi ko sa kanya, sige, punta na lang ako, gagawa na lang ako ng paraan. Si sir, kinuha niya yung day off niya. Tama ba? Ako, ginawa ko, nag-leave po ako kasi kailangan mag-leave ka eh. Kasi walang day off talaga yung position ko. Sabi ko, sir, ganyan. O sige, pinayagan. Umatind ako ng seminar. Pagdating ko ng seminar, ganito yung klase ng seminar. Sabi nung sa seminar, papasok, medyo late kami. 1,000,000! Woo! Sabi ko, patay. Sabi ko, ano to? 2,000,000! Woo! Sabi ko, patay na. Sino gustong yumama? Nagsisigawan yung mga tao. Woo! Sabi ko, patay na to. Ano to nang puntahan kong kulto? Sabi ko, tinitingnan ko, wala akong choice. Tama po ba? Yung sabi kong gano'n, di pinagbigyan ko na, umabsent na ako, wala na akong ano. So, upo. Pag-upo ko, nagpakilala yung speaker, pinakita yung products, nadismaya po ako. Personally, nadismaya ako. Bakit ako nadismaya? Computer graduate ako, may advantage ako sa computer, tapos ang pinakita po, supplement. Tama po ba? Sabi ko, yung mga pampapayat, maputi, sabi ko, Diyos ko, paano kuya yaman? Tama ba? Ilang bilbil ang kailangan kong kumpyutin? Ilang kilikiling maiitim? Tama ba? Ilang singit na kailangan ko i-check para yumaman ako? Tama po ba? So sabi ko, medyo malabo yata. So meaning, pumasok po ako sa seminar room nang close-minded po ako. Sa madalit salita, pumasok ako, naka-mindset na ako na ayoko yung ginagawang seminar. Tama po ba? Sumunod na speaker, tinawag ulit. Sumunod na speaker, kitaan daw. Dito, pwede kang kumita ng ganito. Pwede kang maging milyonaryo. Sabi ko, Diyos ko, ang sipag ko. Sabi ko, ang galing ko. Sabi ko, yung talent ko. Sabi ko, never ako. Sabi ko, imposible talaga. Sa hirap ng buhay ngayon, imposible yumaman. Sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, ganun, niloloko lang ako ng taong to. Sabi ko, ganun. Tapos biglang nagsabi siya, ganito po. Wala na. Baliw na rin ako. Bakit? Kinain ko na yung pride ko, may sasakyan siya, ako wala eh. Tama po ba? Sabi ko lang yan itong speaker na to, ganito lang, tapos grabe. Nagsisigaw lang, kumita na ng malaki. Kaya ko rin kayang sumigaw. So yun na po yung nangyari. Now, after ng seminar, sa madalit salita, sabihin ko na po sa inyo, nag-join ako hindi? Hindi po ako nag-join sa madalit salita. Bakit po? Na-hype po ako pero nandun pa rin sa isip ko yung duda. Nagdududa pa rin ako na pwede bang kumita talaga ng ganong kalaki? Kasi ang ini-explain sa akin, pwede kang kumita ng at least 1 million, ay, hindi at least ha, pwede kang kumita ng 1 million pesos per month. Eh, parang nakakalaglag pa nga. Ang alam ko sa 1 million per month, kailangan mong tayaan ng maraming beses sa loto yan. Tama po ba? Kung aaten ka sa Wawawi, ilang pila yung aatinan mo? Tama po ba? Ilang bingo yung aatinan mo bago ka manalo ng 1 million? Tama po ba? So sabi ko parang suntok sa buwan niya, sabi ko parang napakadali niya sabihin, pero parang kako sa iisip-isip ko, sa katotohanan ng buhay, mahirap gawin. Tama po ba? So sa madalit salita, hindi po ako na-convince. Pero na-appreciate ko yung seminar. Alam niyo, naramdaman nung nag-invite na hindi po ako na-convince. Naramdaman niya, pag pinakawalan niya ako, hindi na ako magpapakita uli. Maliwanag po ba? Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Yan ba yun? Yung mga ganyan, yung mga tipong pag pinakawalan niyo, hindi na magpapakita muli. Ama yan, ha? So, nung naramdaman ng invite ko, nasabi niya, mukhang hindi na convince, ha? Sabi niya, Chris, mag-coffee muna tayo. So, nag-coffee po kami. Nag-start kaming mag-coffee. Natapos kasi yung seminar. Buti nga ngayon, medyo maaga. Noong time na yon, natapos kami 10 p.m. yung seminar. Oh, ganyan po, yung mamaya 10 PM yata matatapos yan eh. Yung hindi ngayon ha, yung mamaya ang susunod. Baka mamaya mag-uwi ang kayo bigla eh ha. Ano lang tayo, dapat alas 5 eh, mga siguro kaya natin 'to mga 5:30 tapos ako. Maliwanag. Okay lang ba sa inyo 'yon? Ayun ha, 5:30 ng maga ha. Kaya joke ha. Next start kami mag-coffee 11 PM. Alam niyo po ba kung ano oras kami natapos? 3 a.m. ng madaling araw. Sabi ko, wala, matindi. Alam nyo po ba, after ng 3 a.m. na yan, nabuang po ako. Hindi ako makatulog. Pag uwi ko ng bahay, 4 a.m. uwi ko ng bahay, alas 5, kailangan ko gumising kasi papasok ako. Pero nung time na yan, hindi na ako natulog kasi hype na hype ako. Alam mo yung power na power, parang nagising yung natutulog mong pangarap. Ang tanong ngayon, ano yung in-explain sa'yo nung tao na yon? At sino ba yung tao nag-explain na yon? Yung taong nag-invite sa akin na hindi po ako pinakawalan, ang pangalan po, Dr. Eduardo Cabantog. So, kilala nyo na.
Talaga, pag hindi pa ako na-convince, ewan ko na lang, tama ba? So, kasi it's churchmate ko kasi siya. Sabi niya sa akin, tignan mo lang, alam niyo po, alas tres ng madaling araw nang binitawan niya ako, parang hindi ako makatulog, parang hindi ako puyat, parang hindi ako pagod. Talaga sabi ko, hindi ko pwedeng hindi pakawalan. Ang tanong, ano yung in-explain sa akin ni Doc? Pakita ko po sa inyo. Dalawang paraan daw kung paano tayo gumagawa ng pera dito sa Pilipinas. Dito muna sa Pilipinas, huwag na tayo lumayo. Ha? Oh, dito sa Pilipinas. Oh, dalawang paraan. Pagka-graduate o pagka-graduate sa school, sino yung mga estudyante rito? Taas ang kamay. Yan, konti yung nagtaas ng kamay. Sino yung mga naging estudyante dito? Taas ang kamay. Sige. Kahit kindergarten, sige lang, magtaas lang. Ang importante, nakaranas mag-school. Sige po. Yung iba, hindi nyo inabutan? Nag-school ba kayo? Ayan. Okay, ha? Ang tanong ngayon sa mga estudyante at mga naging estudyante, pagka-graduate ng school, ano ang unang-unang option? Pagka-graduate sa school, ng college? Maghanap ng trabaho, mag-empleyado. Ang tanong, bakit? Para kumita ng pera. Tama po ba? O, yung isa naman, ang option is magnegosyo. Tama po ba? Pag may kapital o may konting kapital, magninegosyo. Tama po ba? Ang tanong, bakit hindi nagninegosyo? Walang pera. Ulitin ko ang tanong, ha? Bakit employment yung unang hinahanap natin? Para kumita ng pera. Pag ayan lang sagot nyo, ibig sabihin, mas maraming pera ang empleyado kaysa sa negosyante. Kasi mas kumikita to ng pera, eh. Tama po ba? May sumagot kanina, sabi niya, yes, mas kumikita to ng pera kaysa dito. Tama po ba? Kaya mas maraming sasakyan nito kaysa dito. Tama po ba? Mas malalaki ang bahay nito kaysa dito. Tama po ba? Ang tanong, uulitin ko yung tanong, bakit employment yung una natin hinahanap? Walang tama, walang maling sagot, huwag kayo matakot. Para ma-realize nyo lang, bakit ba ito yung hinahanap natin? Sige po, sa mga first time lang. Para magkaroon ng pera. Kasi sa negosyo, walang pera, eh. Tama po ba? Wala. Wala to, mga taong to. Wala mga palaboy na to. Ito mga taong na to. Kawawa to mga taong to. Walang pera. Tama po ba? Ay, si ma'am, mapasok. Ma'am, sige. Ay, walang ano, ha. Okay lang, eh. Magkakatuwaan lang tayo. Sige, ma'am. Ano po yung sagot niyo po? Sige po. Yan. O, palakpakan natin. Yan. Pag sinabi, oh, babalik ako kay mama. Ano po name niya, ma'am? Ma'am, mami, ha? Tita na lang tawag ko sa inyo, o ate. Yan, ha? Ma'am Alice. Oh, ma'am din, bumagsak, eh, no? O, ma'am Alice, pag sinabi bang negosyo, ano unang kailangan? Si ma'am Alice lang. Kapital. Yan. Pag sinabing kapital, ano unang kailangan? Pera. Tama po ba? Sagot kayo. Tama po ba? Tama. Ano unang kailangan sa kapital? Pera. Mali. Idea po. Pangalawa lang ang pera. Maraming Pinoy ang akala nila pera ang una. Ano ginagawa ng Pinoy? This is the traditional way na ginagawa ng Pinoy. Papangakuan yung pamilya. Anak, mga asawa. Ay, mga anak, mga asawa. Bayan, nasasabi ko. Pupunta muna ako ng ibang bansa, magtatrabaho ako at mag-iipon ako ng pera. Tama, mali? Yung binibitawan sa atin, eh. Para pag makaipon ako, uwi ako ng Pilipinas, magninegosyo tayo. Tama ba? At magbago ang buhay natin. Tama ba? Nagtrabaho na ilang taon, pag uwi ng Pilipinas, may pera, wala? Hindi, karamihan meron. Sabi nga, eh, maliit lang. Hindi ko naman tinanong kung maliit o malaki. Tama ba? Ang sinabi ko, na umuwi ng Pilipinas, merong dalang pera. Tama po ba? Either 10,000 yan, 20,000 yan, wala tayong pakialam doon. Basta meron siyang inuwing pera. Tama po ba? Oh, pero bibihira yung nag-uwi ng 10,000, ha? Karamihan meron talagang ipon pag-uwi. Mga minimum yan, may 50,000. Gaya kasi bakit ko alam, mausin ng family ko, mga tsahin ko, mga upper nakamag-anak ko, mga talaga abroad yumaman. No po, ito ngayon yung question. Pag-uwi ng Pilipinas, may dalang pera, karamihan po ba nagninegosyo? Ano ginagawa? Bibili ng flat screen, malalaking TV, refrigerator. Tama po ba? Mga bago sa bahay. Tama po ba? Papakain dito, syempre, mayabang, galing abroad, eh. Tama ba? Mataas ang ere niya. Tama, mali? Syempre, galing abroad. Oh, bigay dito, bigay dyan. Tama po ba? Pag piyesta, pakain ng todo. Pag birthday, talagang todo max. Tama po ba?
ang mga kamag-anak, pasalubong dito, pasalubong doon. Pagtapos ng ilang buwan, kamusta na? Wala na ng pera. Pag wala ng pera, ano uli gagawin? Babalik ulit doon, pangakakuan yung pamilya pa. Ilang beses natin nakita yung ganyang picture eh. Tama po ba? Ang tanong, may pera yun, wala? Meron! Tama ba? Eh, ba't hindi nagnegosyo? Alam natin, ito yung unang kailangan. Yes, walang idea. Bakit employment ang una natin pinapasok? Kasi walang idea sa? Yun yung dahilan. Kasi pag pinagsabi natin kapital lang at pera lang, ang tanong, pag ikaw ba nag-empleyado, walang kapital na pera? Marami ako na interview, ang dami ng, di ba? Yung naghahanap pa lang ng trabaho araw-araw, magkano na ang kapital? Pamasahe, pagkain. Tama po ba? Pag natanggap ka, requirements pa. Tama po ba? Eh sabi, maliit lang yun. Ang negosyo po, alam nyo po bang hindi naman pinagbabasaya kung gaano kalaki yung pera. Bibigyan ko kayo ng konting tip. Merong nagkaroon ng segment ang Balitang K. Alam nyo yung Balitang K? Ang host dyan si Jessica Soho. Tama po ba? Ah, nitignan ko lang kung nanonood kayo. Siyempre si Corina. Merong sumagot, oo. Gumanong halatang din nanonood. Sabi niya, oo, talaga nakikinig siya, attentive, no? Ang host dyan, si Corina Sanchez. Meron siyang pinicture dyan, isang matanda, naging milyonarya. Pero alam niyo po ba kung saan siya nag-start? Sa 5 piso lang. Sa 5 piso lang siya nag-start mag-business sa halagang 5 piso. Pero after a year and a year, naging milyonarya siya. Ang tanong ngayon, Chris, paano niya nagawa yon? Tama ba? Kasi nagkaroon siya na idea. Ano negosyo ginawa niya? Yung 5 piso niya, binili niya ng squash. Ano sa Tagalog ng squash? Yung kalabasa. So, inugasan yung kalabasa, hiniwa niya. Yung 5 piso, ha? Hiniwa niya, tapos kinatkat niya, tapos binenta niya sa kapit. Baka mamaya pumunta kayo, walang lima, iwan kayo na nag-invite sa inyo, eh. Tama ba? Ang tanong, pwede ba kayo maging milyonaryo din? Depende sa idea na meron kayo ngayon. Tama po ba? Kasi it's not how, sabi nung mentor ko, ang pagyaman, hindi sa laman ng kanyang bulsa, kundi sa laman ng kanyang pag-iisip. Tama ba? Ang tanong, bakit employment, Chris? Gusto niyo malaman yung sagot? The reason why bakit employment, kasi meron din natawag dito na security income. At sa negosyo, walang security income. Ang Pinoy, masyadong sigurista. Tama ba? Subukan mo, hoy, aling nena, magnegosyo tayo. Ayoko nga, Chris! Bakit? Baka malugi. Sabi ko talaga malulugi. Bakit, Chris? Hindi pa tayo nag-i-start. Usapan pa lang, lugi na. Tama po ba? Hindi mo nga tinanong kung magkano ang kitaan. Tama ba? Kung paano yung paraan. Tama, mali. Yan. Hoy, bakit dito? Sigurista ang Pinoy eh. Dito walang lugi. Tama ba? Basta natanggap ka, trabaho ka lang araw-araw. Tama ba? Trabaho araw-araw, tatanggap ka ng 15. Tama, mali? Trabaho araw-araw, tatanggap ka ng katapusan. Tama ba? Tuwing 15 at katapusan. Tama ba? Trabaho ng trabaho, 15 katapusan. 15 katapusan. Isang taon ka ng 15 katapusan, may nagbabago ba? 5 years ng 15 katapusan, may nagbabago ba? 10 years ng 15 katapusan, may nagbabago ba? Oy, may kilala ko, yung tito ko, 30 years nang nasa servisyo, 15 katapusan, may nagbabago ba? Meron yung edad, hindi nyo lang napapansin. Tama ba? Tama ba? At ito yung dapat natin tanggapin. At habang umaangat ang edad natin, ang opportunity bumababa. Tama ba? Sabi nung iba, hindi totoo yan. Try nyo. 45 years old o 50 years old, kinatanggap pa ba na crew sa Jollibee? Good morning. Inagmamap. Huh? Baka pag ikaw yung kumakain, sir, ako na po, naawa ako eh. Baka maawa sa inyo yan, tama ba? Tanong, lumiliit ba ang opportunity pag tumataas yung edad? May kaibigan nga ako, sabi niya, Chris, wala na akong choice, kailangan ko na pumasok sa negosyo mo. Sabi ko, bakit? 35 na ako, wala nang tatanggap sa trabaho sa akin. Sabi ko, at least, na-realize mo yan. Sabi niya, hindi ko na-realize, kailangan ko lang talagang tanggapin. 35 na eh, tama ba? Yan ha. Nagigets mo ba to? O pa, ang itsura niya, si Robert Kiyosaki. Kilala niyo si Robert Kiyosaki? Isang financial expert, siya ay nagsulat ng Rich Dad, Poor Dad, Cash Flow Quadrant, at marami-marami pang investment kung paano kaya yaman. Sabi ni Robert Kiyosaki, pag ganito daw yung buhay mo, parang hinahalintulad daw niya yan sa isang rat race. Alam niyo yung rat race? Alam niyo yung rat?
Alam niyo yung race? Ayan. At least, malinaw. Baka mamaya mapaisip pa kayo eh, ha? Ano yung rat race? Ganito yung itsura niya. Ito yung wheel. Ito yung daga. Tatakbo yung daga. Iikot yung wheel. Tama ba? Pag tumakbo yung daga, iikot yung wheel. Makakalis ba yung daga? Sagot kayo na malakas, ha? Bibilisan niya. Times 2 yung bilis. Makakalis ba siya? Times 5, makakalis. Times 100, makakalis. So, hindi makaalis. So, parang ganito din, oh. Aking sikatapusan, ilang taon ng aking sikatapusan, hindi makaalis. Sa aking sikatapusan. Sabi nung iba, oo nga, no. Paano nangyari yan? Pamali ko. Tama ba? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, yan lang yung dinayagram. Tama ba? Sa baka sasabihin ng iba, Chris, siguro may galit ka lang sa employment. Wala pong galing sa employment. The point is, na-realize ko lang. Tama ba? Sabi ng iba, eh Chris, income eh. Dagdag income. Hindi naman namin sinabing bawas income eh. Tama ba? O, kumikita ka ng 10,000 sa employment, tapos dagdaga mo ng negosyo, 10,000 din. Malaki ba ang tulong yan? Yes! Tama ba? Ganyan yung dati sa akin, o, 18,000 pesos per month. Then after ilang months, ang nangyari sa akin dito, 120,000 per month. Ano nangyari? Totoo yung sabi ng mentor ko, full-time on your job, part-time on your fortune. Tama po ba? So, dito ba may ipon ako? Dito may ipon ako? Yes! That's why after ilang months, nag-resign din ako. Tama ba? Ibig mo sabihin, Chris, magre-resign din kami? Eh, bahala na kayo mag-isip. 120 nga ito, part-time eh. Tama ba? Ito, full-time, ayaw magbago. Tama ba? Yun yung advice ko. Gawin nyo yung business na to. Try nyo, subukan nyo to. Pag nag-120 kayo, eh, mag-isip kayo. Tama po ba? Eh, kahit naman siguro bata, may iisip naman kung ano dapat gawin. Tama ba? 10 hours mong ginagawa. Ito, 2 hours to 3 hours. Tama po ba? Medyo dapat pag-isipan maigi. Tama ba? Abat umuunga. Huwag yun. Tama ba? So sabi ko sa boss ko, boss, nagpaalam po ako. Boss, Chris, magpapaalam po ako. Anong papaalam mo? You're fired. Hindi, ako po yaalis na. No? So, kasi in-explain ko sa kanya, sabi niya, sige Chris, kapalaran mo yan. Mga ganun mga boss eh, tama ba? Now, nagkaroon po ako, after ko pong naging ganito, ang ginawa ko po, sumunod kong ginawa, nag-part-time po ako. So, ginagawa ko to, tapos nagpa-part-time po ako, nagtuturo po ako sa mga estudyante. Yung mga college student, yung mga gagraduate, so pumupunta ako sa mga school, iniimbita nila ako sa mga symposium, tapos nagkakandak ako ng ganito. Hindi po yung business, yung tinatawag na mindset, no? After nito, may isang estudyante sa akin, somewhere in, hindi ko nasabihin yung school, nagtaas ng kamay, siguro nasa 500 yung audience. Sabi niya, Sir Chris, good news, salamat po, naka-attend kami ng seminar niyo about financial literacy. Sabi niya sa akin, ganun. O, sabi ko, di maganda. Sabi niya, good news, sir. Pagka-graduate, tamang-tama, magka-graduate po ako, hindi na po ako maghahanap ng work, didiretso na po ako sa business. Sabi ko, hindi naman aim, hindi naman ako bias eh. Sabi ko ganun, business. Sabi ko, wow, di good news. Anong business ang gagawin mo, sir? Sari-sari store. Ay, masama ba to? Yes. Hindi. Pero mga brother, mga sister, hindi ito yung uring negosyo yung sinasabi ko. Bakit? Sa panahon ngayon, medyo mahirap po ang magsari-sari store. Tama ba? Pag nagsari-sari store ka ngayon, bilang ka ng ilang buwan, tama ba? Ano mangyayari? Sara-sara store. Tama ba? Uy, yun yung sara-sara store, oh. Magsasara yan, bakit? Diyan mo kukunin yung pantuso. Sabi niya, ah, nga sir. Sabi ko, pag wala kang alam sa traditional business, mahihirapan ka. Sabi ko sa kanya, eh sir, sabi niya sa akin, anong negosyo yung papasukin ko? Bibigyan kita ng tip. Ito yung tinuro sa akin ni Mr. Paul Zane Pilser. Ay, sorry, si J. Paul Getty pala. J. Paul Getty, si JPG. Nakabasa ako ng libro niya. Pag magninegosyo ka daw, sabi ni J. Paul Getty, kailangan daw, eh yung ginagamitan ng time leverage. Narinig nyo na po ba to? Narinig nyo na? Sino ba si J. Paul Getty? Siya yung kauna-unahang naging billionaire sa Amerika sa larangan ng langis. Langis yung business niya. Ano ba yung time leverage? Ito yung ginagamit ngayon nila Lucio Tan, nila Henry C., nila tawag dito, nila Mark ng Facebook, nila Bill Gates, nila name it, nila Warren Buffett, yung mga multi-millionaire, billionaire sa buong mundo, ito yung sikreto nila, bakit sila yumayaman. Tama po ba? Tanong pa natin sa sarili natin, bakit ang mga mayayaman lalong? At ang mga mahirap lalong nag? Tanong na ba natin sa sarili yan? Patagal na ba ang tanong yan? Nasagot na ba? Kung tagal na yan, no? Ay, masagot. Ito, bigay ko po yung sagot. The reason why bakit ang mayaman lalo yung mayaman, kasi ang mga mayaman, meron, alam nila o natutunan nila yung time
leverage. Ano ba yung time leverage? Ang time leverage is simple lang po. Explain ko po sa pinakamadaling salita or para madaling maunawaan. Tao. Ang tao may ilang oras sa isang araw. Sino mga first time? Taas ang kamay. Madali lang naman yung tanong ko eh. Ma'am, ang tao po may ilang oras sa isang araw? Nandiyan ba yung mga tinawag ko? Alam ko nandito lang yun eh. Ma'am, ano po name niyo, ma'am? Apo, sige po. Pearly. Dami namang pangalan, Pearly pa. Yan yung unang bumasted sa akin eh. Oo, yung unang-unang niligawan ko ang pangalan, Pearly. Ayan. Yung sumunod ko ng niligawan, Bernardo na yung pangalan. Ah, Pearly. Sabi niyo, babae rin yun, babae lang ha, okay. Bernardo Jr. Ah, Ma'am Pearly, ang tanong, Ma'am Pearly, ang tao may ilang oras sa isang araw? 24 hours. Pwede bang sumobra, ma'am? Si Pearly lang. Ang dami bang Pearly rito? Dami e pala. Choke ka. Biro lang. Per day. Oh, Ma'am Pearly, pwede bang sumobra? Pwede magkulang? Hindi pwede. O, palakpakan natin si Ma'am Pearly. Yan. Ma'am, ano po name niyo, ma'am? Miriam. Miriam. O, sige, si Ma'am Miriam muna. First time niyo, ma'am? Hindi po. Ah, hindi. Si ma'am po na lang. First time kayo kanina, di ba? Ano po name niyo, ma'am? Ha? Maki. Kita niyo na? So, ibig sabihin yung pangalawa niligawan ko, babae din yun. Bernardo, malaki nga lang talaga yung nandito niya. Na? Tsaka malaki lang talaga boses. O, Maki, saan ngayon ka ba kay ma'am? Pwedeng, ang tao may 24 hours, pantay-pantay na binigay ang Diyos. Pwede ba sumobra? Pwede magkulang. So, talagang 24 lang. Si Lucio Tan, kilala mo, Maki? Ba't ba, Maki, nagugutom ako? Si Lucio Tan, Miss Maki, tao hindi? Pangalawa, hindi, may sumagot kaya sa akin dito minsan, di ba? Sabi niya, hindi. In check. Gano'n sabi ko, ito, totoo kaya, di ba? Sino mga, di ba, mga member, may sumagot last time dito? Sabi ko, hindi, in check yan. Sabi ko, ano, kailan pa naging hindi tao ang in check? Tao rin po ang in check, ha? Walang-alaga. Oh, natatawa kasi kayo sa tanong ko eh. Kung tao si Lucio Tan Maki, ilang oras meron siya sa isang araw? 24 hours. Lucio Tan have minimum hours of 40,000 hours per day. Sabi ng iba, sabi ko na in-check talaga yan eh. Ang tanong ngayon, alam ko na ipapasok sa mga first timer, alam ko yung tanong, paano nangyari yan, Grace? Tama ba? Ginamitan nila ng formula ng time leverage. Lahat ng bagay may formula sa mundo. Tama ba? Ang math may formula. Ang science may formula. Even ang buhay natin may formula. Now, paano nangyari? Marami bang negosyo si Lucio Tan? Marami. Philippine Airlines, Fortune Tobacco, Asia Brewery, Allied Bank, etc., etc., University of the East. Marami. Isang negosyo lang pag-usapan. Philippine Airlines. Under Philippine Airlines, may mga empleyado ba? Bawat empleyado, ilang oras ang minimum na pinapasok? 8 hours. Yung 8 hours na to na minimum na pinasok, kanino to? Ki empleyado o ki boss? Ayan, may nagsabi ng empleyado, may nagsabi ng ki boss. Taas ang kamay ng ki empleyado. Okay, wala. Taas ang kamay ng ki boss. Yan, meron nagtaas. Taas ang kamay ng walang pakialam. Eh wala, hindi ko alam kung nasaan kayo eh. Tama ba? Ito po'y ki boss, never to magiging ki empleyado. Kung kayo may misagot na empleyado, never po naging sa inyan. 'Di ba? Pag nag-time card kayo, hindi na kayo, 'di ba? Nandun lang kayo sa loob at tatapusin niyo yung 8 hours bago kayo lumabas. Tama ba? Tama mali. Bakit naging ki boss 'yan? Kaya ka nga binabayaran eh, binibili niya 'yung oras mo, lakas mo, 'yung skills mo o 'yung mga natutunan mo. Tama po ba? Kaya gumagana 'yung mga negosyo niya kahit natutulog siya. Tama po ba? That's why si boss, kada merong kinukuhang empleyado, parami ng parami yung oras niya. Tama ba? Ang tanong, si boss, pag natulog, may kita wala? Meron. Tama po ba? Nakita niyo na ba ang Philippine Airlines nung inantok si Lucio Tan? Gumaganon din? Gumaganon yung mga aeroplano, inaantok siguro si Lucio Tan. Gumigewang eh, tama ba? O kahit tulog siya, umaandar. Yung mga negosyo niya ba, yung plantation niya ng sigarilyo, pag natutulog siya, gumagana? Pag nag-golf siya, gumagana yung mga negosyo? Ibig sabihin ko, gumagana yung mga negosyo kahit wala siyang ginagawa, kumikita? Itong empleyado, pag natulog, may kita wala? Nagkasakit, may kita wala? Tinamad pumasok, may kita wala?
Why? It's because iba yung pagkakaroon nila. Si Lucio Tan, naintindihan niya yung time leverage. Kaya pansinin niyo yung mga mayayaman, lalo yung mayaman. Ang oras nila parami ng parami. So ano yung batas si J. Paul Getty? Pag gusto mong yumaman, paramihin mo yung oras mo. Pag dumadami yung working hours mo, meaning kumikita ka ng malaki. Ano nangyari sa Pinoy? Ano pagkakaintindi natin? Meron tayong 24 hours na binigay ng Diyos. Tama mali? Sabi daw, kailangan nating magtrabaho. 8 hours. Ayan. Per day. So ilang oras yung natira? Minus 8, matitira 16 hours. Tama po ba? Nadagdagan, nabawasan? Ang sabi, paramihin. Ano nangyari? Nabawasan. Binenta yung 8 hours eh. Tama ba? Sabi, kailangan para yumaman magsipag overtime. Overtime, 2 hours. Ilang oras natira? 14 hours. Natutulog ba si Juan de la Cruz? Naman! Tama ba? O, 8 hours ang tulog. Meron nga dyan, 10 hours eh. Tama ba? Tama ba? Gigising pagtanghalian na. Oo. Ilang oras matitira? 6 hours. Si Juan de la Cruz ba may TV sa bahay? Pag may TV ba, ginagamit yan o display lang? Ginagamit. Minimum na lang. Yung tipong yung mga teleserye. Yung teleserye na, huwag na tayo mag-umpisa sa umaga. 3 hours. Ilang oras matitira? 3. Dumadami. Tama po ba? Dumadami. Ang tanong, yung 3 hours na to, saan natin to nagamit? Palagay nyo. Kumakain ba, gumugugula oras? Nagwiwiwi, nagpupupo, gumagamit ng oras? Naglalaba, naghuhugas ng pinggan, gumagamit ng oras? Nagpi-Facebook ba? Tama ba? Naku, lagpas ako. Tama ba? Hindi lang 3 hours eh. Tama ba? Nagte-text, nakikipag-textmate ba? Telebabad? Nag-aabang ng jeep? Etc. So dyan gumugugol yung 3 hours. Ang tanong, sa 24 hours, saan mo ni-leverage yung time mo? That's why, bakit ang mga mayayaman lalong? At ang mga mahirap lalong nag? Kasi, hindi ito tinuro sa school. Tama ba? Ano ang natutunan natin sa mga ninuno natin? Bakit ang empleyado, bakit ang mga tao, tayo mga Pinoy, bakit employment? Kasi tinuruan na tayo ng mga ninuno natin, pababa ng pababa, hanggang sa eskwelahan. Ikaw anak, mag-aral kang mabuti. Tama po ba? That's our culture. That's Pinoy culture. Para pag makatao, ito na lang kasi yung kaya ko ipamana sa iyo. Tama ba? Iiyak-iyak pa yan. Para pag makatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. That's why, ito yung reason natin. Bata pa lang, yan na yan. Anak, ano gusto mo paglaki? Teacher po. Ano anak, pag doktor? Lahat, diba? Anak, ano gusto mo paglaki? Negosyante po. Anak, mongoloid to. Autistic to. Pag ganun yung mga sagot, parang feeling mo yung masyadong matured. Tama po ba? Tama ba? Ito yung Pinay culture. Kinultura tayo sa ganito. Ang tanong, may mali ba ron? Tanong, may mali ba ron? Walang mali doon. Yun nga lang, yung turo na yun, hindi na yun applicable sa panahon natin ngayon. Yun ang masakit. Bakit? Noong unang panahon, ang engineer, example lang engineer, ang engineer, kapos tayo sa engineer. Tama ba? Bibihira lang ang may engineer dati. Kaya si company A, B, tsaka si C, nag-aagawan sila sa isang engineer. Palakihan ng presyo. Tama mali? Nauso pa nga noong panahon ngayon, pinipirata yung mga empleyado eh. Tama, naabutan nyo ba yun? Sabi ng iba, never pa kasi ako nag-empleyado simula noon. Matagal na akong tambay. After a year and a year, ano nangyari? Nagkaroon ng tamang supply. Anong tamang supply? Engineer 1 versus company A. Tama po ba? So tama yung supply. Sa panahon ngayon, over yung supply. Kaya ngayon, pag nagsabi si company, ang pasahod ko 6,000, take it or leave it, pag hindi mo kinuha yan, maraming pipila pa dyan. Tama ba? Kaya nga ngayon eh, pasensya po ha, pasintabi po. Alam niyo po ba sa mga nursing student, pagka-graduate, yung starting pagka-grad, pag ikaw yung unang apply mo, unang kuha mo, 6,000 no? Imagine mo, mas mahal pa yung libro kaysa sahod. Starting to ha, bakit kuhunin? Alam mo, sabi sa TV, oh, kinuha. Kinuha, in-interview sa kamakailan lang, two days ago. In-interview, bakit daw? Ba't mo kinuha yan? Para po magkaroon ng experience. Tama po ba? Imagine mo, grabe 6,000. Ilang taong ka na dyan? 5 years na para magkaroon po ng experience. Actually, hindi para magkaroon ng experience. Wala kang choice. Kaya ginrab. Tama po ba? Kasi pag hindi mo kinuha yan, may kukuwang iba. Tama ba?
Eh, sabi ko nga eh, huwag ka na mag-apply dyan. Meron nga akong isang friend, huwag ka na mag-apply dyan. Sa akin ka na lang mag-apply. Kasi yung nursing student na ano, pagka-graduate mo, ganda mo pa naman. Sexy mo, ang puti mo, ang kinis mo. 6,000 lang sahod mo. Sabi ko, sa amin ka na lang mag-apply. Sabi niya, sir, may hospital din kayo? Hindi. Sabi ko, yung anak ko naghahanap ng yaya. Ang pasahod ko, tumaas na, 9,000 ang sahod ng yaya ko. Totoo, ang yaya ng anak ko, mataas ang sahod. Sabi ko, bakit? Ang requirement ko, syempre, nursing student, yung mga yan, nursing graduate, yung mga ganyan. Kailangan nakapasa ng board. No? So, mataas ang starting. Joke lang. Eh, syempre, dalawa inaalagaan. Yung 6,000 sa anak, yung 3,000 sa tatay. Pero lang yan. Pero, hindi, kidding aside, pero 9,000 talaga yung sahod ng yaya ko. Sabi nung iba, Chris, bakit ang taas ng sahod? Kasi simple lang po, pag mataas ang sahod ng yaya ko, hindi gagawa ng kalokohan sa bahay namin yan. Tama ba? Subukan kong 3,000 niya, baka kinupitan na ako niyan. Tama ba? Magkakaroon ng problema sa buhay. Ang tanong, sino kaya nakakaipon dito sa dalawa? Ha? Litan ko na lang. Doon na lang tayo sa regular. Baka sabihin nyo, Chris, kasi marami kang pera, kaya nakukuha mong ganyan. Doon na lang tayo sa ordinary na ang sahod 4,000. 5,000 na yaya. Sino kaya nakakaipon dito? Oo, kasi ito namamasahe ito araw-araw eh. Tama ba? Si yaya, hindi. Stay in yan eh. Tama ba? Oo, ito kakain pa to. Tama ba? Eh ito, bubuksan lang yung rep namin. Kakain na yan eh. Tama ba? Tama ba? Tama mali? Oo, nakakapamasyal ba to? Hindi, kami pag nagpunta ng Hong Kong, kasama yan eh. Totoo. Pag nagpunta kami ng Boracay, kasama yan. Eh syempre, sino mag-aalaga doon? Tama ba? So magsasalamat sa alaga sa anak namin. Tama ba? Punta kami Boracay, di ba? Doon yung anak namin. Di walang mangyayari sa amin mag-asawa. E di, eh, paano kayo mag-i-enjoy? Lagi nakabuntot. Tama ba? O, dyan lang siya, laro-laro. Tama ba? O, ano yung point? At the end of the day, pagdating na A15, marami pang kaltas to. Tax, SSS, etc., etc. Tama ba? Ito, pagdating ng sahod niya, buo, 5,000. Tama mali? Ito, pag sahod, ewan ko ano matira. Tama ba? Hindi ko po ito sinasabi para saktan yung pakiramdam, yung nararamdaman nyo. The point is, sometimes, kailangan natin ma-realize. Kasi may one time, may nag-seminar, Chris, hindi, sinasaktan mo lang kami. Sabi ko, hindi, sometimes, masakit talaga ang katotohanan kung tatanggapin natin. Tama ba? Ba't ko ito sinasabi? It's because para dagdagan nyo yung income nyo. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, pataas ang bilihin, dapat talaga tayong magdagdag. Yung 20,000 pesos nga na sahod, kapos eh. Alam nyo ba, ayon sa statistic, ang isang binata o isang dalaga, dapat kumikita ng 50,000 para gumangang buhay? Dalaga't binata to, ha? Eh, minakausap ako 10,000, no? Ang anak, 4. Sabi ko, Diyos ko, paano kayo mangyayari dyan? Sabi niya, Chris, ang hirap ng buhay namin. Kahit hindi mo explain, alam ko na eh. Tama ba? Sabi ko, hulaan ko. Naka-jumper kayo, no? Huwag ka maingay. Tama mo ba? O, yan ha. O, sabi ng iba, Chris, tawag dito. So, Chris, ano yung dapat na namin business sa pasukin? Yung may gumagawa ng time leverage. Tatlo yung negosyo na pwede nyo pasukin. Tatlong negosyo po ang pwede nyo pasukin. Bibigyan ko kayo ng option. Hindi ko i-offer yung company namin agad kasi magiging bias ako. Unang option, pwede kayo mag-traditional business. Sa traditional business, ang kailangan nyo, tawag dito, magandang idea. Hindi pwedeng galing sa idea nyo. Bakit? Wala nga kayong experience eh. Tama ba? So, pag galing sa inyo yan, mataas ang risk. Tama ba? So, malaki ang kapital. Tama mali? O, pag kailangan, at least kahit papaano, meron din tawag na overhead expenses. Tama ba? Tama ba? At least ang kapital mo rito, meron kang kalahating milyon to start the business. Kung seryoso ka. Sabi ng iba, magkano kikitain yan? 10%. Magkano ngayon yan? At least monthly, meron kang 50,000 para kitain. Pwede na? Sabi ng iba, oh no, pwede kayo dito? May kalahating milyon kayo? O kalimutan, maliwanag ha? Mahabang usapan to eh. Sumunod, franchise business. Ang franchise business ba maganda? Maganda ba ang franchise business? Yes, bakit? Merong nag-isip ng idea na. Ang gagawin mo, kakapitalan mo na lang. Tama mali? And then the rest, same. Meron tatlong uri ng franchise business. Small, medium, and large. Yung small, medium, and large, itong large muna tayo. Ito yung mga tipong Jollibee, McDonald's, yung mga ganyang KFC, at least meron kang 20 to 30 million. Meron ba kayo niyan? Kalimutan. Dito tayo sa medium. Kung saan tayo mag-meet. Maliwanag? Mahirap i-explain to. Wala naman kayo. Sayang ang oras. Tama ba?
Oh, pag meron na kayo, tsaka natin pag-usapan. Medium. Ito yung mga po, yung mga maliliit, yung mga tipong ang halaga nito mga sorry ha, mga 1 million to 5 million pesos. Ito yung mga una-usa ngayon, yung mga tea. Hindi pa siya warma. Sorry, mga 7-Eleven, Mini-Stop, mga ganyan. Yan ang halaga niyan. Maganda bang business yun? Meron ba kayong 1 million to 5 million? Magtatagal tayo, kalimutan natin, ha? Maliwanag, ha? Doon tayo kung saan meron kayo. Small. Itong small, ito yung mga shawarma yung narinig ko kanina. Shawarma, tawag dito, shomai. Tama ba? Yung mga juice, something, ganyan-ganyan. At least ang capital mo niyan, meron kang 300,000 to 500,000. Meron ba kayo nito? Wala. Diyos ko, saan tayo? Todo na to. Wala. O ano, Chris? Next! Bakit? Wala kami niyan eh. Next tayo. Network marketing. Networking. Sabi pa, ayoko niyan. Wala ka nga nito eh. Wala kang choice ito. Tama ba? Ano gagawin natin? Hindi mo kaya to, hindi mo kaya to, hindi dito bagsak. Eh, Chris, scam yan eh. Ah, dyan tayo magkakatalo. Bakit? Iba ang narinig, iba ang pinag-aralan. Tama po ba? Bigyan ko yun ng sample. Sasabihin ko, ang network, ay, ang ako po'y kunyari, doktor. Kunyari lang. Ha, baka sabihin nyo, wala sa itsura mo. Kunyari nga lang. Kahit ako, hindi nga ako nag-doktor, alam kong hindi ako kikita eh. Oh, kunyari, doktor ako. Sir, ano po name nyo, sir? Jan, oh, Sir Jan, ang doktor, ganito yung ginagawa, ganito. Isang araw kami nag-usap, talagang kinuwento ko lahat kung ano ginagawa ko bilang doktor. So alam niya na kung ano yung ginagawa ko bilang doktor. Ang tanong, doktor na ba siya? Hindi. Hindi pa. Bakit hindi siya doktor? Hindi naman niya pinag-aralan eh. Iba ang narinig, iba ang pinag-aralan. Tama po ba? Maliwanag po ba? Baka mamaya, yung rinig niyo na scam, eh mga sa kapitbahay niyo lang yan. Tama po ba? Tama mali? Kasi, kung bakit lumalaki itong franchise business, it's because networking yan. Ang networking, isang paraan po ng isang time leverage. Bakit na po ang networking? Kasi yung mga taong hindi marunong mag-traditional at walang capital for franchise business, it's a combination ng dalawang to. Ang ginawa lang, pinaliit lang yung capital. It's the same system. Niliit yung capital, yung idea, hindi. Sa inyo pa ba manggagaling yung idea? Hindi, maglalabas ka lang ng maliit na capital, it's a small capital. Tapos maliit yung idea, I mean, maliit yung ilalabas mo na kapital, meron ng mag-iisip ng idea. Ang tanong, may risk pa ba? Wala. Bakit may ibang idea na eh? Hindi na galing sa'yo yung idea. Tama ba? Tama? Eh, Chris, baka malugi. Yan ka na naman eh. Tama po ba? Ano gusto mo? Malugi ka sa maliit o sa malaki? Eh, Chris, kahit ano, lugi pa din. Tama ba? Pag hindi ka, wala ka bang ginawa, lugi ka hindi. Lugi, eh ba't nandiyan ka pa rin sa lugi? Wala naman pala nangyayari. Tama ba? Ah, Chris, sabi niyang ganun, Chris, kasi ayoko talaga ng networking. May ibang pabaraan pa ba? Meron. Ano po? Mag-networking ka. Eh, parehas lang din yung Chris eh. Eh, wala po ako isasagot. Maliwanag po ba? Yun talaga siya eh. Tama po ba? Bigyan ko yun ng sample. Chris, maganda ba talaga yung networking? Gusto niyo pa malaman kung maganda o hindi networking? Yes. Kasi before ako mag-start, kasi ako po, yung business, saglit ko lang ini-explain yan. In 30 minutes, kaya ko explain. Pero yung talagang gusto ko, before kayo umuwi, lahat kayo, naintindihan nyo bakit kayo maghahanap ng extra income. Sayang yung oras na dinala nyo rito yan. Pag uwi niyan, sasabihin niya, ay, mas maganda pa rin ang empleyado. Yayaman tayo dito. Asenso tayo dito. Huwag kayo mananampalataya kayo. Tama po ba? Ang pananampalataya na kulang sa gawa, ay, wala po yan. Tama po ba? O, yan na. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Now, bakit maganda ang networking? Tingnan natin. Henry C. Kailan niyo si Henry C? Yes. Oh, Henry C. Oh, si Henry C, anong negosyo niya? SM. SM, tama po ba? Ang SM ba isa lang? Marami ba siyang SM? Parami o parami ng parami? Actually, hindi lang SM ha, yung Save More na maliliit. Yung Save More, alam niyo ba ba't tinayo yun? Para patayin yung 7-Eleven. Bakit? Ayun yun eh. Kaya siya maliit na version ng supermarket. Maliwanag po ba? Kinukuha niya yung competitions. Rumarami ba yung SM? Ang Save More, dumadami ba? Video. Ang video ba? May mga video ba ang SM? Dumadami rin ba ang video? Dumadami? So marami bang empleyado rito, mga nagtatrabaho? Nalileverage ba siya? Dumadami ba yung oras? Yumayaman ba to? Ano negosyo na Henry C? Networking.
Sabi niya, ah, oo nga, no. Lusutan. Si Lusutan. Tanong, marami bang negosyo? Philippine Airlines, Fortune Tobacco, etc., etc. Lalo bang dumadami yung negosyo? Dumadami na dumadami. Pag dumadami may negosyo, dumadami din yung empleyado? Dumadami hanggang sa pinakababa ng empleyado nagtatrabaho. Kumikita ba siya? Ano negosyo ni Lusutan? Networking. Name it. Si, tawag dito, Gokongway. Philippine, tawag dito, Cebu Pacific, yung kanya. Tama po ba? Robinson's Galleria, Sun Cellular. Parami ba ng parami? Dumadami ba yung tao niya? Ano ba negosyo niya? Networking. Sabi ng iba, Chris, magne-networking na ako. Hindi! Di natin ito titigilan hanggat hindi mo nauunawaan. Name it. Kahit saan kayo tumingin, yan po talaga yan. Si Jollibee, bakit yung mayaman? It's because parami ng parami yung branch niya. Parami ng parami yung branch niya, parami ng parami yung mga nagtatrabaho. Tama po ba? Parami ng parami nagtatrabaho, payaman siya ng payaman. Tama ba? Bakit? Kasi networking yung negosyo. Ang tanong, Chris, yayaman ba ako sa Inglobal? Yes, bakit? Networking to eh. Yun naman yung sagot dun eh. Tama ba? Oh, maliwanag ha? Sabi niyo ba, yun, at least nasagot din. Maliwanag po ha? Kasi ang akala nila sa networking, ito yung recruit, benta. Pag recruit ba, masama? Tanungin ko kayo. Ha? Di sana nakulong na yung may-ari ng Jollibee, nagre-recruit din naman sila eh. Tama ba? Diba? Iba lang ang tawag, hiring. Tama ba? Pero nagre-recruit din yan. Tama ba? Oh, ayan ha. Sabi ko, ano? Kayo ba pag nag-a-abroad, di ba may nakalagay, recruitment agency. Tama po ba? Di sana, scam yun. Ba't marami pumipila? Tama ba? Eh, Chris, ayoko kasi magpa-recruit eh. Ba't ka nag-apply ng abroad kung ayaw mo magpa-recruit? Ganon din yan. Tama po ba? Sabi ng iba, eh, Chris, kasi yung yumayaman lang dyan, yung nasa taas. Tama mali? Oo, oh, parang yung boss mo, yumayaman kasi siya yung nasa taas. Tama mali? Sabi ng iba, eh, Chris, sasali na nga ako eh. Naubusan. Oh, business! Unang-unang kailangan sa business, ano? Lakas! Ano ko na kailangan? Kapital, pag-kapital, ano kailangan? Dalawa yan, idea. Anong idea, Chris? Networking ang idea. Pangalawa, pera. Anong pera yan? 7,980 yung kapital namin. Tanong, maliit malaki? Maliit. Yung totoo sa puso nyo, maliit malaki? Maliit. Yan, sabi niyo ba, malakit. May maliit, may malaki. Para sa nalalakihan, pag ang tingin nyo rito gastos, malaki talaga siya. Tama po ba? Ang problema, hindi po gastos yung pinag-uusapan natin. Babaguhin ko yung tanong. Magtatayo ka ng negosyo, ang kapital mo, 7,980, maliit, malaki? Maliit. Sari-sari store nga, mahihirapan ka dyan eh. Tama po ba? Eh, kwek-kwek, pwede dyan. Ay, kwek-kwek, tama po ba? Ilang years ka na nagkukwek-kwek, yayaman ka ba? Hindi. Amoy, kwek-kwek ka na, hindi ka pa yayaman. Tama po ba? Oh, yan ha. Oh, may kapalit yan. Yung 7,980 mo, may kapalit. 6,000 worth of C24/7. Na-explain kanina yung C24/7, di ba? So, meron kayong limang box nito. Ito po yung itsura. So, yung isang box, may 30 capsule. So, highly recommend. Sabi ng iba, Chris, ibig sabihin, pag binenta ko to, babalik yung 6,000? Yes, babalik. Pero highly recommended ko po, hindi po ito pambenta. Yung unang purchase nyo, bibigyan ko yun ng tip kung gusto nyo lumaki yung negosyo. Yung unang limang box na nakuha nyo, huwag nyo ibenta kasi hindi pambenta yan. Yan po'y panggamit sa inyo. Maliwanag ba? Kasi mahirap mag-alok ng produkto nang hindi nyo na-try. Tama? Sir, bili ka na ito, maganda to. Na-try mo na, Chris, hindi pa kayo muna. Ba't tayo mo i-try, Chris? Takot ako eh. Gamitin mo muna, tama ba? Baka allergy ako eh, may allergy. Gamitin mo muna. Tama po bago mo yun. Eh, Chris, eh, lima yan. Eh, gagamitin yung Chris. Ay, yung apat, bibenta ko. Mahiya naman po kayo. May mga magulang kayo. Tama ba? Eh, sila ngayon una kong bibentahan eh. Ang kapal mo naman. Tama ba? Sa mga anak, excuse me po ha, ako'y magpapasintabi uli. Sa mga anak, parang awa nyo na, yung mga nanay-tatay nyo, huwag nyong bentahan. Ibigay nyo yung isang box. Bakit po? Matatanda na po yan. Tama po, una, may mga edad na. Pangalawa, nung ikay nag-aral, siningil ka na ba? Nung nagkasakit ka sa ospital, siningil ka ba? Ang liit na bagay, ay, bibenta mo pa. Eh, may discount naman eh. Kakatwiran pa, ibigay. Maliwanag ha? Dito po'y pang-family use. Tama po ba? Maliwanag. Ako, ang ginawa ko, kinuha ko yung dalawa para pang dalawang buwan ko. Yung tatlo, binigay ko sa nanay ko. Kasi maga na matay tatay ko eh. Isang anak lang ko ako.
So sabi ko, ma, tatlong box sa'yo, inumin mo yan. For 3 months. So akin yung dalawa. O, sige. O, yung ganun lang ginawa ko. Tapos inom-inom. Alam mo, ang unang nag-refer sa akin, nanay ko. Bakit? Siya yung umiidad, siya yung lumakas. Tama po ba? Tapos nakuwento sa mga hawa, di ba? Nakuwento dun sa mga ka-chismisa niya. Chismosa kasi nanay ko eh. Number one chismosa. Sabi ko, tinuro ako lang ng technique. Nay, ang gawin mo, yung product mo, ikwintas mo lang. Lagyan mo ng ano, tapos sundin mo ako. Kwintas mo. Pag hindi mo ako sinunod, singiling kita. Kinuwintas. Pag tinanong ko, Inday, ano ba yung, bro, ano nasa ano mo? Ay, ito kasi iniinom ko para sa arthritis ko, sa puso ko. Yun lang, napapansin kasi. Tama ba? Tama ba? Yun yung technique ko sa inyo para mapansin, ikwintas nyo, ha? Yung mga babae may headband? O, idikit nyo yan sa gano'n. Pag sinuot nyo yung gano'n, ano yung nasa ulo mo para sa arthritis, sa rayuma? O, mga gano'n, ha? O, kailangan magpapansin lang kayo. Para makabenta kayo, ang gawin nyo, yung mga display nyo sa bahay, tanggalin nyo na, palitan nyo si 24/7. Yung sabit-sabit, banderitas para pagbukas ng pinto nyo. Uy, ano ba yung para sa arthritis, sa rayuma, mga ganyan sabi. Hindi ka na nag-ano, ha? Number two, meron kang 2,000 worth of medical check-up. Urine test, blood analysis, x-ray, visual, oral, and physical exam. Number three, yung tinatawag natin na insurance. So may insurance ka, what, 200,000 pesos yung insurance mo. This is an accident insurance. Maliwanag po, accident. Requirement? Alam nyo na, di ba? Hindi po kayong tatanggap nito yung beneficiary po. Maliwanag po, ha? Kasi nakita ko iba para excited pa, kinilig pa. Hindi po, huwag po kayong kiligin, ha? Sabi, kaya po kinikilig kasi sa asawa ko nakapangalan. wag ganon, ha? Sabi ng iba, Chris, yung accident insurance, hindi ko type yan kasi may pamahiin kami. Ano pamahiin mo? Eh, kasi yung pamahiin namin, ayaw na insurance, baka kasi pinaghahandaan mo yung kamatayan mo. Alam niyo mga brother, mga sister, mali lang, baluktot lang yung pag-iisip natin pag gano'n yung katwira natin. Bakit po? Ang kamatayan po, pinaghahandaan po talaga. Tama po ba? Para yung pamilya mo. Ang insurance po, bibigyan ko ng tip, hindi po para sa inyo yan, para sa pamilya mo po yan. Akala niyo para sa inyo? Para sa maiiwan niyo yan in case. Tama ba? Pag kukunin ka ng Diyos, kukunin ka. Wala kang magagawa. Tama ba? Pag mamamatay, mamamatay talaga. Tama ba? Eh, mabuti nang nakahanda ka. Bibigyan ko kayo kung gaano ka powerful to. It's a kwento, gagawin ko lang katatawanan, pero ganito talaga yung nangyari. No, meron akong grupo somewhere in Batangas. Lemery, Batangas. Ang negosyo nung lalaki is naghahango siya ng isda. Yun ang negosyo dun eh. Hahango ng isda, tapos madali araw ibibenta. Member ko po siya. Siguro mga ano na siya member, mga 2 months pa lang. Alam niyo po, madaling araw po, hindi natsambahan po, nasa gasaan po ng jeep. Sa may, ano ba to, yung may mga balisong, yung kalye na yan. Basta from Lemery siya. Nadali po, madaling araw. Patay po talaga. Nabalitaan ko po na namatay yung lalaki. Binalita sa akin ng asawa. So, sabi ko doon sa mga kagrupo, kupunta tayo ng Batangas, dalawin natin. Dinalawin po namin. Ang layo pa namin, kanto pa lang, naririnig na namin yung hiyaw ng babae. Agam talaga yung iyak. Sabi ko, Diyos ko pa tayo lalapit. Kasi siya po yung breadwinner. Hindi lang breadwinner, siya talaga yung resources ng pamilya. So meaning, yari yung pamilya. Tama po ba? Iyak. Sabi ko, lapit tayo. Lapit ako. Sabi ko, ma'am, Chris, patay na. Sabi ko, alam ko, nakita ko naman eh. sa isip ko lang. Sabi ko, Diyos ko, mapasok ba sa kabaong yan kung ano, tama ba? Sabi ko, ma'am, sabi ko, gano'n. Eh, syempre, gusto ko ihatid sa kanya yung kahit papano, mahimasmasan yung hinanakit, tama ba? Sabi ko, ma'am, si sir po, member po na, hindi na makakato, patay na. Sabi ko, di ko pinahataw. Sa isip ko lang. Patawin ko, siyempre, patay na, wala na yan. Sabi ko, ma'am, hindi po yung ibig ko sabihin. Hindi ko sabihin, ma'am, bilang miyembro po, may beneficiary po yan na 200,000 na makukuha yung beneficiary. At least tulong. Ano requirement? O, di ba? Alam nyo, nakakatawa, pero sa totoo lang, nahimasmasan kahit papaano. Bakit ang iniisip nyo, magkano yung ataol, et cetera, et cetera. Tama ba? Ang gastos magkano, at least umabanggit ko yung 200. Ganyan talaga ang buhay. Una-una lang. Tama ba? O, what if hindi naman madali? Kung hindi naman madali makareceive ng 200,000,
Medical reimbursement. Ito yung mga minor accident. Minor lang. Example, lakagat ka ng aso, yung mga ganyan. May gastos yan, tama ba? Dala sa ospital, yung resibo, dalhin sa opisina, ikiklaim sa insurance, makaka-receive kayo hanggang 10,000. Kung magkano yung gastos. Example, dito sa 7th floor, puno yung elevator, tama ba? Naghagdanan ka, nagkamali ka ng unang step. Pagising mo, Robinson Galleria ka na. It's an accident, hindi mo sinasadya. Kunyari lang. Ay, mga brother, ini-exage ko lang para matawa kayo, ha? Kasi baka antukin kayo, eh, ha? Kunyari, na-accidente ka gano'n na sitwasyon. Ang gastos mo, 15,000, kunyari. Magkano ibabalik ng insurance? 10. Kung nakagat ka, kunyari, ang gastos, 5,000. Magkano ang ibabalik? 5. Hindi po 10, 5. Huwag kayong mangupit, ha? Ang pangit nung 5, tapos 10 hinihingi nyo, ha? Maliwanag mo ba? O, palakbakan natin yan, ha? Number 4. Meron kayong webpage account. Ano yung webpage account? To monitor your business. Ito yung magsisilbing sekretarya, accountant, at inventory nyo. Kailangan po sa isang negosyo yung may accounting, inventory, at yung mag-aayos ng mga, yung production ng business nyo. Maliwanag po ba? Bigyan ko yung sample. Ang tao ko, libo-libo talaga. Luzon, Visayas, Mindanao. May international pa ako na mga grupo, pero hindi ko nakakilala yon. But because of my webpage, ako namumonitor ko lahat yan, kung si anong pangalan ko, ano binili niyang produkto, anong oras niya binili, ilan ang binili niya, at magkano kinita ko. Maliwanag po ba? So, paano mo makukuha yung kinikita mo? Even kinikita si Chris, nakikita, yes. Ang maganda sa kanya, real time. Tama po ba? Kung minuminuto may bumibili, makita mo minuminuto din may bumapasok na pera. Maliwanag po ba? So, yung webpage mo, para siyang alakansya. Mamomonitor mo siya. Tapos, ang maganda, wala ka ng overhead dyan kasi kasama na yan sa package. Maliwanag? So, Chris, paano ko makukuha yung kinita ko? Number 5, meron kang ATM. ATM, dagdag ka lang for processing. It's a BDO. 200 pesos yata idadag mo. Tama ba ako? So, it's a processing. Ngayon, kung may BDO account ka, gamitin mo. Pwede naman yan. Kung meron ka na. Ang maganda lang sa BDO natin, wala siya maintaining balance. So, kahit mag-zero, pero ang barya, hindi po nakukuha. Maliwanag ha, kasi may isang distributor na tao ko, inaway ako, Chris, niloloko ako ng kumpanya niyo. Bakit? Sabi ko, kinukuha ko yung kita ko, meron, magkano ba yun? 50 pesos, ayaw ibigay! Sabi ko, huwag yung magalit. Kahit sino po hindi makakakuha ng 50 pesos. Maliwanag po ba? Minimum na nawi-withdraw sa ATM po is 100. Ha, maliwanag ha. Maliwanag kasi may mga talagang di pa natin alam na galing pa ng bundok, ngayon lang nakakita ng ATM. May ganun po, ha? Intindihan lang po natin. Now, meron po tayo, dito po siya nangyayari. Ang maganda po sa atin, daily payout. Ididiin ko lang konti itong daily payout. Kasi po, ako po'y payout. Ako po'y galing po ako sa sales. Galing po ako sa mga sales company. Sabihin ko na yung huling, isa sa mga huling napasukan ko yung real estate. Alam niyo yung real estate? Nag-real estate po ako, ang good news. Sabihin na natin, may isa po sa, ako hindi po ako skillful pagdating sa sales, pero malakas lang ang loob ko at makapal ang mukha ko. Bakit po? Ganito na mukha ko, ninipasan ko pa ba? Di ba? Tama lang nakapalan na. Tama ba? So, nakabenta, ang ginawa ko po, nakabenta po ako ng mga property. Alam niyo po ba, bago ako nabayaran ng company, inabot po ako ng 8 months bago niya ako ma-fully paid. Alam mo, medyo sama ng loob ko na sabi ko sa boss ko, boss, re-resign na po ako. Alam mo, sabi niya sa akin, ba't ka magre-resign? Sayang yung talent mo. Kaya po ako magre-resign kasi sayang yung talent ko. Sabi niya, Chris, sabi niya sayang. Sabi ko, sayang po talaga, sir. Mahirap po maglakad o maghanap ng client pag walang laman yung bulsa ko. Tama ba? Mahirap maghanap ng client pag gutom po yung sigmura ko. Sabi ko ganun, imagine ninyo, sir, pinaghirapan ko, 8 months yung pabinigay sa akin. Ang maganda po sa AIM Global, kahit gano'ng kalit yung kitain nyo, pag pinindot nyo yung website, pumasok kinabukasan. Daily payout tayo eh. Kahit gano'ng kalit at gano'ng kalaki, pag pinindot mo, tomorrow nasa ATM mo yan. At pwede mo nang gastusin. Maliwanag po ba? Bakit po, balukot po ito nasabi? Iyan yung lagi ko ini-explain sa karamihan eh. Example, kumita ka, maliit mo na tayo, 500 pesos. Kumita ka ngayon ng 500 pesos, pinindot mo, kinabukasan, nandyan na yan. Tanong, pwede ka na bang lumakad bukas? Pwede ka na ba maghinap ng kliyente mo? O yung iba, iwan mo sa pamilya mo. Tapos yung iba, pamasahin mo at pagkain mo. So meaning everyday, pwede kang makasurvive habang pinalalaki mo yung negosyo mo. Tama po ba? Na-experience ko po, sabi niya, gano'ng ka-powerful? Dito po ako lalong humanga sa company. Hindi naman, sanay na po ako. Yung unang-unang withdraw ko po ng malaking pera kasi meron ako yung inipon. Nag-withdraw po ako, umabot po ng mga 480,000. Pagpindot ko, wala pang 24 hours nasa account ko na.
400,000 yun, ha? Yung company namin, magkano pa lang? Yung kinita ko, ginamit-gamit na bago ibigay sa akin. Ito, 480, pagpindot, bang, nandun kagad sa account. Maganda ba yun? Papalakpakan nyo yan. Ang pinakamalaking nakita ko nag-incash, pumasok agad sa account niya, si Mr. Joseph Lim. 1M mahigit yung pinindot, pagpindot, kinabukasan, nandun agad sa account niya. Power ba yun? Bakit? Pwede bang gamitin capital pa ng company yon? No, yun ang point ko. O pwede na, I mean, isa sa mga reason, ay isa sa mga pananaw ko yun na ang company marami talaga at liquid talaga. Yung pera nyo, yung kita nyo, hindi na pagkakakitaan. Bibigay na sa inyo yan. O palakpakan nyo yung company, ha? Number 6, may 25% discount ka lifetime. Bakit ko didiin yung lifetime? Kasi isang beses ka lang maglalabas, lifetime ka ng negosyante. Maliwanag po ba? Maganda, clear ba yon? Kasi mahirap sa isang negosyo yung meron kang monthly na babayaran, meron kang yearling babayaran, tapos may ang franchise ka every 3 years yata magre-renew ka at magbabayad ka uli. Sa atin one time, lifetime. Kaya pag pinangutang mo siya, at least kahit paano, maano mo siya, masusurvive mo at mapapatayo mo ng maayos yung negosyo mo. Maliwanag ba 'yon? Oh, number 7, meron kang business kit. Business kit. Sa loob ng business kit para pag-aralan nyo yung negosyo. Manipis lang siya, na malaki. Sabi nung iba, manipis lang pala. Kala ko naman kung anong business kit. Alam nyo po, BB, isa lang po itataga nyo dito sa bato. Tama ba? Ano po yan? Yung algebra, calculus, ang kapal kaya nun. Tama po ba? Ngayon, hindi ko magamit. Kahit piso, hindi pagkakitaan . Tama po ba? Tama mali. Yung kanipis sa business kit, pag-aralan nyo lang yon, million po yung kikitain nyo. Kaya highly recommended ko, once you join, ang una nyo gawin, pag-aralan po yung business kit. Kasama po ng business kit natin yung basic training. Basic training. Kailangan ba mag-training? Yes. Ay, avail nyo po yun kasi yung iba kasi hindi po ina-avail yun . So, gamitin nyo po yun para makabisado nyo po yung pasikot-sikot sa negosyon to. Maliwanag ha. And number 8. May kinakalimutan pa ba ako? Transferable Scholarship Program. Transferable Scholarship Program. Makaka-avail kayo ng 30 hanggang 100% discount depende sa school na mapipili nyo. Maliwanag po. Bigyan ko lang kayo ng tip ng konti, no? Ako po, nag-member ako, pero hindi ako gumamit ng transfer ng scholarship kasi graduate naman ako ng college. So, binagamit ko po sa pamangkin ko. Okay ba yun? Oo. Meron ka ng negosyo, pwede ka pang tumulong. Now, kung kayo po hindi pa nakapag-aral o gusto nyo pang makatapos, so gamitin nyo po. Meron tayong short course, meron tayong mga pang 2 years, meron tayong pang 4, tsaka meron tayong pang 5 years. Maliwanag po ba? Maliwanag ha? So marami yan. We have at least mga 500 school nationwide. So pili lang kayo. Kunyari, kung gusto nyo yung mga malapit lang, yung mga tipong walking distance lang, yung mga Buhol, yung mga ganyan ha, Tagbil, Dumaguete, joke na. Maganda sa atin, kung gusto nyo mag-aaral sa probinsya, we have also sa mga provinces, ha. Okay, now, paano tayo kikita? Maganda ba to? Yes. Tanong yung 7980 mo, ito yung kapalit. Sulit ba? Yes. Sulit. Bigyan ko yung sample computation dito. Ako yung pamangki ko nag-enroll, kumuha siya BS Computer Engineering. This is a 5-year course. Para medyo mapower kayo ng konti kung sulit talaga, ha. Nag-inquire kami, 20,000 yung babayaran per sem. Malaki, maliit. Sa isang magulang, masakit, hindi? Masakit. 15,000, ito yung tinatawag na tuition fee. 5,000, ito yung tinatawag na miscellaneous fee. Overall, magkano? 20,000. Pagkakita po ng scholarship, alam nyo po ba, sabi ng school na ginamit ko, isa sa mga nakatie up, tinanggal kagad yung 15,000. Tanong, bawi na ba ako? Bawi na! Ayan, ang maganda. Tanong, magaang na po ba ito sa magulang? Ang maganda, hindi pa binayaran ng cash. Binase pa sa yung midterm, yung mga ganon, yung mga tawag doon, mga finals. So, inunti-unti pa yung 5,000. So, magaang talaga sa isang magulang. Now, ang good news, 15,000 sa isang sem ang na-discount. Yung pamangking ko, third year, second sem na po siya ngayon. Maliwanag po, ha? 15,000 sa isang sem. Times na, ilang sem ba sa isang taon? 2. So, magkano sa isang taon? 30. Ilang years yung kukunin? 5 years. Times yung sa 5. Magkano? That's 150,000 yung potential na ma-discount nyo sa isang course. Tanong, 150 versus 7980. Tanong, sulit o sulit na sulit? Sulit. Ito yung reason ba't po ako nabubuang. Bakit po? Hindi pa ako nag-i-start kung kayo yung marunong, kung kayo nag-aral about investment, Diyos ko naman, tubong lugaw po yan. Tama po ba?
yung pera mo 7980 hindi tutubo sa bangko yan ng ano in 5 years hindi tutubo ng 100% yan. Tama po ba? Sabi ko this is a good investment. Why? Una, meron ka ng mga health benefits, etc., insurance, may products ka pa, may business ka pa, plus meron ka pang educational program. O, palakpakan natin yung company, ha. Now, pasok pa ba yung ano natin, yung promo? Kaya pa? Hanggang kailan pa yan? Hanggang 31. So, ilan days na lang? Tatlong araw na lang. Meron po kaming promo para sa mga first time. Taas na kami ng first time. Meron kaming promo sa inyo hanggang katapusan. Tatlong scholarship po yung binibigay namin kada isang package. So, palakpakan nyo po yan, ha. Kaya, sabi ko nga sa inyo, decide kayo ASAP. May nakita kagad ako. May bumuka yung bibig, narinig ko. Sabi niya gano'n, nako, hindi ko natatapusin yung seminar, bibili na ako. Hindi po, kailangan nyo pong tapusin. Bakit po? Kasi may mas mababaliw po kayo pag tinapos nyo po. Kasi sabi nyo iba, dito palang sulit na eh, ba't ko pa tatapusin? Tama ba? Tama ba? Eh, sabi nyo, gusto nyo kumita ng malaki. Tama ba? Gusto nyo ba kumita ng at least 1 million per month? Gusto nyo yun? O, huwag kayo aalis, ha? O, sisya, napapalakpak na. Talagang hindi na napigilan. O, yan, ha? O, Chris, paano kumita? Number one, log, benta. Benta. Sa ibang terminology, direct selling. Taas ang kamay ng mahilig magbenta. O, konti lang. Taas ang kamay ng walang hilig sa benta. Yan, no? So, yung iba, wala talagang pakialam. Manawalaga. Kung ikaw mahilig magbenta, may 25% ka nakikitain. Ang advantage natin, wala po tayong quota. Maliwanag ha? So, hindi ka po pwersahin dito bumenta. Maliwanag? Maliwanag ba yun? Pero pag nakabenta ka, meron kang 25%. Sabi ng iba, Chris, yung negosyo nyo, pang magagaling lang magbenta yan. Alam nyo, dito po sa negosyo namin, didinang ko na po kayo. Hindi po pagalingan dito. Sa buhay po, hindi po pagalingan. Sa buhay po, diskarte ang kailangan. Alam nyo, marami akong classmate dati nung high school, college na ang gagaling, cum laude, summa cum laude, valedictorian. Alam nyo, up to now, hindi nila kayang talunin yung income ko. Pero magaling sila. Bakit po? Kasi tinuruan ako ng nanay ko, sabi niya, nak, hindi ko kailangan na mataas sa grade. Kasi pagdating mo sa labas, hindi na grade ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan sa labas, diskarte na. Sabi ko, galing talaga ng nanay ko. Tama ba? Oh. Minotivate ako. Ba't alam nung nanay ko, diba, sasakit lang ulo niya pag nakagad siya ng mataas na grade eh, ha? So, ano ginawa ko? Ginawa ko ako to. So, hindi rin po ako magaling magbenta. Ano ginawa kong diskarte? Kumuha po ako ng mga kaibigan ng nanay ko na magaling magbenta. Tama ba yon? Nilaro ko yung 25% ko. Ito yung mga Avon Lady na kaibigan ng nanay ko. May kilala ba kayong ganun? Avon Lady? Sarah Lee Quinn? Natasha King? Yung mga ganyan? Yung walang ginawa sa buhay nila kundi mag-direct selling. Yung talaga magagaling talaga, may ahanga ka talaga sa mga tao, yung talagang tingin pa lang, bibili ka na. Tama ba? Malabo yung lipstick mo, try mo to. Yung mga ganun. Parang luma na yung underwear mo. Gamitin mo to. Huwag ka mag-alala, 10 years to pay yan. 10 years to pay, eh, no? Oh, ano gawin mo sa kanila? Ipasabay mo lang yung produkto mo. Tama ba? O ikot ka, sabay mo yung produkto ko. Pag nabenta mo yan, bigyan kita ng 10%. Kumita ba siya? Magkano sa'yo? 15%. Tama ba? Diskarte ang kailangan po sa buhay. Hindi po pagalingan. Alam niyo yung mga mayaman, ba't yung mayaman? Kasi hindi nila kayang patakbuin yung negosyo nila. Kaya humahanap sila ng mga tao magagaling magpatakbo ng negosyo. Sinahuda nila, pero mas malaki ang kinikita nila. So ganito rin yan yung ginagawa nyo. Maliwanag po ba? Oh, ang gawin mo kamag-anak mo. Sa kamag-anak mo, bigyan mo ng 15% pag nabenta niya, kamag-anak mo naman eh. Tama po ba? O magkano sa'yo? 10%. Sino pa? Kaaway mo. Kaaway pwede rin? Yes! Bakit? Masama ba? Sabi mo kaaway. Pag nabenta mo to, may 2% ka. Tama ba? Magkano sa'yo? 23%. Ano advantage niyan? Kumita ka na, nakaganti ka pa. Tama ba? Nakakatawa, pero sa, ang punto ko mga brother, mga sister, diskarte po ang kailangan sa buhay. Kasi po ako, hindi po ako magaling magbenta, pero humanap talaga ako ng mga tao na magagaling. Tama ba? Kaya nga itong negosyo na to, balansin sa sabihin ng iba, ay hindi ako magaling, Chris eh. Ay di maganda kung hindi ka magaling. Bakit? Di gamitin mo yung mga magagaling. Tama ba? Eh Chris, ako magaling. O, di turuan mo yung hindi magaling. Tama po ba? Kaya dito po, balansi po. Hindi po pag-uusapan ko ano natapos nyo, ano kalagayan nyo sa buhay. Actually, mga mapapride dito, hindi nga kumikita dito eh. Tama po ba? Mostly ng sobrang galing dito, hindi kumikita. Maliwanag ha?
Kaya yung mga magagaling dyan, wala kayo dyan. Sabi, whoo, magaling ako. Ha? Next, number two, yung tinatawag natin na match bonus. Ano yung match bonus? Simple lang po sa match bonus para mas maintindihan nyo po. Simple lang po ito. Bakit po? Sabi ng iba kasi ito, magbebenta. Ito po, kung hindi kayo marunong mag-explain, kasi medyo mahaba yung seminar, tama po ba? Chris, hindi, sa tagal ng seminar, hindi ko kaya explain lahat yan. Tama po ba? Huwag nyo na pong pahirapan yung sarili nyo, kasi po, ang mahirap po sa inyo, pinahihirapan nyo, discarte nga. Ang gawin nyo, katulad nung ginawa ko dati, hindi ako marunong mag-explain, hindi ko kayang kabisaduin. Pero may mga tao na kabisado nila yan, pa-explain ko sa kanila. Tama po ba? Gamitin nyo yung leverage. Ano ang ginamit ko? Nag-invite po ako. Pag nag-invite ka, sino mag-explain? Kami. Tama po ba? Sino ang kikita? Kayo. Tama po ba? So kapag nakapag-invite mo, meron kang 500 pesos. Pwede na po ba? Pwede na po ba? May nakita ko sa'yo, liit pala, kala ko naman kalakihan. Alam niyo yung 500, malaki po yan. Bakit ko nasabi? Sa labas nga eh, nagtrabaho ng 8 hours, magkano sahod? Oh, 400. 8 hours yan. Ikaw, umupo ka lang dyan, tawa-tawa, palakpak-palakpak, padyak-padyak, sigaw, payaman, power, grabe, maya-maya, 500 ka na. Paano mo marunong naging mahirap yan? Tama po ba? Tama ba? Eh, sa labas dito, binuwat mo na yung aeroplano bago ka sahuda ng ano. Tama po ba? Oh, ibig ko sabihin, mali, yung pananaw lang po. Tingnan nyo yan, oh. Ilang oras nyo lang sineminar po yan. Tama ba? Maya-maya, pasyal-pasyal na kayo sa mall. Tama ba? Oh, yan ha. So, 500. Kung nakalima ka sa loob na isang linggo, ay nakasampu ka, magkano kikitain mo? So, meron kang 5,000 na extra income. Pwede na po ba? Pwede na. Now, sumunod tayo. Ay, para mas maintindihan nyo. Anong ginawa nyo yung trabaho dito? Nag-invite. Oh, ulit ha. Sino mag-invite? Mas malakas, sino mag-invite? Kami. Mas malakas, gusto ko para masaya tayo. Sino mag-invite? Kami. Sino mag-explain? Kami. Sino kikita ng 500? Kami. Sino magpapakain? Kami. Yung nag-500, malalag ha? Malay ko, ba't ako tuturo nyo? Hindi naman ako kumita at napagod lang ako, ha? Alam nyo, kaya nagustuhan ko itong business na to. Isa sa reason is, napakasimple na lang nung gagawing trabaho. Tama po ba? Wala nang pinakamahirap na sabi na wala nang pinakamadaling negosyo na pwede kong gawin kundi merong nag-i-explain. Tama ba? Kasi naalala ko nung pag nag-invite ako, upo ka lang diyan, maganda. Basta pumupo ka lang diyan. Pag hindi ka upo, susunugin ko bahay mo, mga ganun. O umupo naman. Number three, yung sorry ha, direct referral bonus pala 'to, nagkamali ako. Direct referral bonus. Sorry po ha. Ulit-ulit. Sumunod natin is match bonus. Ito na, match bonus. Kaya pala nagulat yung iba. Match bonus. Ano yung match bonus? Kada match, may marireceive ka na 1-5. Hindi kayo malilito. Para magkaroon ng 1-5 na bonus, kailangan mag-match. Maliwanag ba? Para magka-match bonus, na pag nag-match ka, may bonus ka na 1-5. Paano ka magkaroon ng 1-5 na bonus? Kailangan mag-match. Tama po ba? Hindi ka malilito eh. Tama ba? Oo nga, no, kahit saan mo gawin ha. O yan. Paano yan, Chris? Simple lang po. Ikaw to. So, papasok na tayo doon sa networking side, ha? Maliwanag po. Meron ka tinatawag na left customer group and right customer group. So, dalawang group po yung bubuin. Madali lang po intindihin. Left at saka? Right. Ulit. Left at saka? Right. Invite mo si A. Explain namin. Pag nagustuhan ni A, ikaw na nag-invite, meron kang 500 as direct referral. Tama, mali? Invite mo si B. Kunyari, bukas, invite mo naman si B. Nagustuhan ni B dahil sa scholarship, dahil gusto mag-aral uli. Ikaw na nag-invite, may another 500 pesos. So tanong, sa dalawang taong in-invite mo, magkano kinita mo? 1,000 sa direct referral. Pag nagkaroon ka, may left ka ba? May right ka ba? So match sila. Pag nagpare sila, meron kang extra 1,500. So additional, 1,500. So magkano ang kinita? So sa dalawang taong in-invite mo, meron ka ng 2,500. Tanong, happy, happy, happy? Happy, happy. Oo, kasi sa labas, ang hirap niyan. Tama ba? Balebelento ka, overtime, hindi mo alam kung paano mo kikitain yung 2,500. Tama ba? Ito pa ang magic. Si A, nag-invite si X. Sino nag-invite kay X? Si lakas ha, sino kikita ang 500? Si B. Si B, nag-invite si Y. Sino nag-invite kay Y? Si B. Si B, sino kikita ang 500? Si B. Si B. Ikaw ba nag-invite kay X saka kay Y? Yes. Kakilala mo ba si X saka si Y? Yes. May left saka may right ka ba? Yes. Hindi mo in-invite, hindi mo kakilala, pero may left and right ka, so meaning may 1-5 ka. Sabi niyo ba, oh, ang lupit ah. Parang nabigla ako dun ah. Isa pa, baka nagulumihanan.
Uulitin ko sa ibang pagkakataon. Si A nag-invite si Juan. Si nag-invite si Juan? Si A may 500 ba? Meron bang 1.5 si A? Si Y nag-invite si 2. Si nag-invite kito? Sino kikita ang 500? Si Y. Ikaw ba nag-invite ki Juan tsaka ki 2? Kakilala mo ba si Juan tsaka si 2? Pantay ba si Juan tsaka si 2? Walang pakialam yung computer kung pantay o hindi. Basta babasahin yan. One left, one right. Kahit hindi mo kakilala, kahit hindi ikaw nag-invite, kahit hindi pantay, 1.5 uli po yan. Maliwanag mo ba? Sabi nung ibang, malupit ah. Wala akong ginawa, may 1.5 years. Bakit? Ganyan yung ginagawa ng mga boss eh. Tama po ba? Ibig mo sabihin, Chris, may bumili rito? May bumili rito? 1.5 yan? Sagot? Yes. May bumili rito? May bumili rito? 1.5? Yes. May bumili rito? May bumili rito? 1.5 yan? Yes. Pag maraming bumili sa left at maraming bumili sa right, maraming 1.5 yan? Yes. Pag tinagtad ako dito, tinagtad ako ng 1.5? Yes. Gusto niyo ba yon? Yes. Magbabago ba buhay? Yes. Aba talaga nga naman ah. Pag magbabago buhay, malakas na ang sigaw ah. Chris, hindi ba malulugi yung kumpanya? Kasi hanggang kaduluduluhan, may 1.5 eh. Ang ginawa po ng company, nilagyan po siya ng safety net. Safety net. Paano yung safety net? Para hindi malugi. Kailangan bang kumita yung kumpanya? Yes. Yes, hindi pwedeng puro lang tayo ang kikita. Dapat pare balance. Kikita sila, kikita rin tayo. Bakit? Pag hindi sila kumita, hindi na tayo magkikita. Kita. Tama po ba? Para clear po yun. Ano yung safety net? Pwede mong kitain sa isang araw, is 16 pairs lang po kada araw. Ano yung 16 pairs? 16 na pares. So, kada ngayong araw, 16. Bukas, 16. Sa isang araw, 16. Tama po ba? So, araw-araw hanggang 16. Lahat na susobra sa 16 na pares, mapupunta sa company. Pero ba yun? Para makita nyo kung gaano kalaki, times nyo po yan sa 1.5, magkano po yan? That's 24,000 pesos per day. Tanong, 24,000 pesos per day, magbabago ba buhay nyo? Yes. Taas ang kamay ng first timer. Sige po, huwag mahiya. First time. Sir, pag 24,000, pwede na ba, sir? Pwede na, di ba? Binata pa po kayo, sir? May asawa. Ha? May asawa na. Nandito ba asawa nyo, sir? Wala. O at least, di ba? Kami-kami lang nakakaalam. Joke lang yan. Sino pa first timer dito? Taas ang kamay. First time dito sa audience. Boss, ikaw, tanong ko lang po. Ikaw, palagay nyo, sir. Bilang first-timer, 24,000 pesos per day. Nai-imagine mo ba ang buhay mo pag kumi 24,000 per day, magbabago, sir? Magbabago. Ikaw, sir, natiga nice. Tandang-tanda kita. Baka ma... si sir, oh, natawa, oh. Sir, oh, nagna-nice ka. 24,000, sir. Makakabili ka ba ng sasakyan mo? Sasakyan, sir, 24 per day? Hindi. Ano kayo... malay daw niya, malay ko. 24 per day. Times natin yan. 24 times... Meron ta, ilang sa isang buwan, magkano yan? Ha? Anong 30? Hindi 30 days. Ita-times yun lang siya sa, ano, sa... 26 days. Tama ba ako? 26 days. So, magkano yan? Kasi may Sunday. Yan Sunday, wala tayong Sunday, ha? Oh, magkano yan? That's 500 something. Tama ba ako? Ha? 600... Burahin na lang natin, nahihirapan ako mag-compute. Magkalahating milyong ka na lang kada buwan. Kada buwan, sir. Ilan taong ka na, sir? Ha? 20 ka lang. May asawa ka na? Wala pa. Marami ka bang kapatid? Marami din. Nanay, tatay mo, nandiyan pa. Tatay na lang. Palagay mo, matutulungan mo tatay mo? Palagay mo, matutulungan mo pagulang mo? Ay, mga kapatid mo? Yes, palagay mo, magbabago buhay mo? Palagay mo, nasa nice ka pa rin. Diba? Sabi niya, nandun pa rin. Bakit? Pero hindi ako tatrabaho. Alam niyo mga brother, mga sister, yung 500,000, sasabihin natin, mas malaking pwede niyong kitain. But the 500,000 pesos is huge talaga. Sabihin ko na sa inyo, part-time ha, part-time. Diyos ko, ano na lang pwede mong bilhin ka, diba? Hindi mo pa nauubos yung 500, may parating na naman, mamumblema ka talaga rito. Tama ba? Sabihin mo, sir, tama na. Bakit hindi ko pa maubos eh? Hindi, sa iyo yan. Ubusin mo yan. Gusto niyo pa mag 24 per day? Yes. Taas ang kamay ng gusto mag 24 per day. Yan. Ang hindi magtaas, isumpa. Number 4. Sabi ng iba, Chris, paano kung left and right kasi yan eh? What if isa lang ma-invite ko? Kikita pa ba ako ng malaki? Yes. Ikaw to, ang tawag natin, uni?
Level. Sa Unilevel, simple lang. Ikaw to. Ikaw, Tom, left, tsaka right, kunyari, na-invite mo, isa lang. Ang tawag dyan sa isa mo, kunyari, si A. First level, lahat ng binibenta ni A, meron kang 10%. Pwede na ba? Oo, hindi. Talaga mo sa invite. Ang tawag dito, second generation mo. Kilala mo ba to? Hindi. Lahat ng tao na yan, meron kang 5% sa mga binibenta nila. Maganda ba yon? Mag-i-invite, mag-ahakot, hindi mo na mapipigil yan. Ang tawag dyan, third generation. Lahat ng binibenta niyan, may 5% ka. Hanggang sa 10th generation, para shortcut, hanggang 10th generation, meron kang 5%. Ang tanong, gaano kaya karami yan at gaano kalaki yung kikitain nyo? Bigyan ko yung sample, yung kape pa lang. Sa kape pa lang, magkano yung kinikita dyan? Kada kape na pinamimili ng tao nyo sa ilalim, 5 pesos kayo. Sabi niyo, Diyos ko, kala ko naman kalaki. Paano mo na ako yayaman sa 5 pesos? Tama ba? Huwag niyo matahin yung 5 pesos. Kasi si Lucio Tan, kada sigarilyo, 5 nga lang eh. Tama ba? Pero ilang milyon yung naninigarilyo at ilang stick kada isang tao. Kaya araw-araw, milyon pa rin yung kinikita. Tama po ba? Magbigay ako ng sample na computation sa inyo. From first level up to 10th level, ang gumagana sa akin na tao may 30,000 organization from first to 10. Sa ilalim, mas malaki. Tama po ba? O, first to 10 lang. Yung tao na yan, hindi nagbenta, gumamit lang, personal na gamit ng kape. Maliwanag po ba? So, merong 5 pesos ako kada tao na personal lang nagagamit. Hindi nagbenta. So, times yun sa 5, magkano yan? Ha? That's 150,000 pesos. Tanong, nagbenta ba ako? Hindi. Pero tanong, gagamit ba ng produkto yan? Yes, kaya nga nag-member yan eh. Tama po ba? Eh, dahil masarap, hindi mapigilan, nai-chismis, nakabenta pa ng isa, tigi-tigi isa. Tama po ba? O eh, magkano ng kinita? Plus 100, 50 na naman. So magkano na? 300. Eh, tatlong variant yan. Tama ba? Original, latte, tsaka cappuccino. Tama po ba? O, plus cappuccino. O, 150 na naman yan. Plus latte, 150 na naman yan. Sabi niyo ba, Diyos ko, puro 150 yan ah. Grabe. Eh, wala na. Eh, yung nabentaan, sabi, kailangan tatlo rin yung bibilin mo. Bumili rin, tatlo na naman. Tama po ba? Ang tawag dyan, money work hard for you. Don't work hard for money. Let your money work hard for you. Bakit ba ganyan kalaki yung kinikita, Chris? 5 piso lang naman. Eh, ginamitan ng time leverage eh. Tama po ba? O, palakpakan nyo yan. Sabi, alam nyo, nakikita ko na yung mata ng iba. Sabi ng iba, grabe. Gusto ko na mag-start. Wait lang po. Wait lang, ha? Number 5. Gusto na talaga mag-start. Nanggigigay ko lang dito kayo, makikita nyo. Kasi po ako, matagal na ako nagse-seminar ng organization. Alam nyo yung gigil. Nakikita ko po sa mata nyo. Kasi alam nyo, sa hirap ng buhay ngayon. Tama po ba? Gusto natin kumita talaga lahat ng extra income. Hindi tayo mukhang pera, pero kailangan natin ng extra income, ha? Last, stair step. Dito po, medyo mabubuang po kayo ng konti. Ha? Pasensya na po, kailangan po namin kayo buangin. Ha? Utos po sa amin yan. Oh, wala tayong magagawa. Oh, next, pag-join nyo rito, ang unang position nyo rito, distributor. Malamanag po ba? Ang next na position na dapat nyo i-goal is silver executive. Tatandaan nyo ha, silver executive. Ang silver executive, average yan, mga kumikita yan, at least mga 5 to 10,000 pesos per week. Mga per week, ganyan, extra. So, pwede na ba? Gold executive, at least kumikita yan around mga 30 to 50, downline ako, nag 100,000 eh, na gold executive. Maliwanag ha? Sabi ng iba, pwede na ako dyan. Saglit lang. Meron pa isa. Maliwanag ha? Huwag magmadali. Global ambassador. Pag nag-global ambassador ka, especially pag nag-elite global ambassador ka, ang minimum mo niyan, mga 500 to 1 million pesos po. Kapag nag-elite global ambassador ka, pag elite global ambassador, mga at least niyan, mga 100,000 to 500,000 pesos. Pag global, pag elite, kaya hangarin nyo, gusto ko yung mag-elite. Ah, paano maging elite global ambassador? Paano maging global ambassador? Gusto nyo ba mag 500 to 1 million? Taas ang kamay ng gusto mag 500 to 1 million. Yeah, ang gadami ha. Chris, turuan mo ako ng technique paano maging global ambassador. Gusto niyo ba ng technique? Yes. Alam niyo, every time nagsiseminar ako, ang ginagawa ko agad, binibigyan ko agad ng technique para maging global ambassador. Kasi naging global ambassador ako 10 months yata.
10 months ako nung na-hit ko yung Global Ambassador ko po. Ngayon, syempre, ayoko naman ipagdamot yung secret kung paano ako naging global. Gusto nyo? Yes! I guess. Ano po yan eh? One, two. Tatlong technique para maging global ambassador ka. First technique, makinggan nyo maigi. Kung may ballpen, isulat. First technique, kailangan mag-gold executive ka. Maliwanag ha? Maliwanag ha? So, hindi kayo mahihirapan. Maliwanag ha? Eh, syempre naman. Tama ba? Oh. Eh, Grace, paano maging gold executive? Ha? Next technique, kailangan mag-silver ka. Maliwanag mo ba? Tama mo ba? So, apat na technique ang kailangan po nyo malaman. Maliwanag? Eh, Grace, paano maging silver executive? Simple lang po. Kailangan maging distributor po kayo. Power! Ang dali! Chris, nakakainis ka na. Paano maging distributor? Magbayad lang pa ko yun ng 7980. Ha? Maliwanag ha? Alam nyo mga brother, mga sister, mahirap po mangyari kasi mamaya ito na yung hinahangad nyo, wala pa ito. Maliwanag ha? Ay mahirap po mag-usap. Bakit ko ito nililinaw? Seminar ako ng seminar last time. Sabi ko, sino naging global ambassador? Yeah! Sino may 7980? Sabi niya, may babayaran pala. Sabi ko, meron pa rin. Ito pa rin yung dadaanan. Hindi kayo pwede maging global ambassador kung hindi po kayo nag-member. Maliwanag po ba? Alam niyo mga, Chris, kunyari nag-member na ako. Paano maging silver executive? O ano ang meron sa silver executive? Pag naging silver executive po kayo, meron kayong 10% from first level up to infinity. Additional po yan. Maliwanag po ba? So at least alam niyo kung gaano kalaki ha. Paano maging sa gold executive, paano maging silver, meron po kayong 10 points kailangan. Makabuo kayo ng 10 points. Maliwanag po ba? Sabi ni Bay Chris, hindi ako magiging silver, bakit? Eh, hindi nga ako magaling magbenta. Huwag kayong mag-alala, this is a group sales. Group sales. Kung meron kayong paano ba yung point system natin? Dito muna tayo sa C24, no? Ang 5 piraso nito, 1 point 'yan. So, i-times nyo ngayon sa 10 yung 5, 50. So, 50 boxes nito, silver na kayo. Wow. Sabi, Diyos ko naman, ang dami kong ibibenta. Huwag kayong mag-alala, hindi ka po kayo magbibenta. Kayo at yung grupo nyo. Meron nga dito naging silver, ako po naging silver, wala naman ako na ibenta. Kailan ka naging silver, Chris? 4 days po ako naging silver eh. In 4 days, naging silver agad po ako. Paano mo nagawa yung Chris? Ulitin ko, diskarte lang ang kailangan. Tama po ba? Ang ginawa ko po, meron po ako isang nakuwang tao na meron siyang parang kooperatiba. Pagkabili niya, bumili ka agad ng sekwenta, tapos dinistribute doon sa kooperatiba. Eh, good news. Silver, agad ako. Tama ba? Eh, bumili. Binulungan ko eh. Sabi ko kasi, sir, mas maganda niya, bibili ka sekwenta para distribute mo agad. Wala magagawa eh. Kaubos dito. Oo nga, no. Tama ba? Kasi silver ka na eh. Pag nag-silver ka, angat yung position mo. Hindi niya alam. Pag nag-silver siya, silver din ako. Tama ba? Maliwanag ha. O, yun yung kagandahan niya. Sabi niyo, gulang mo talaga. O, hindi ako magulang. Discarte yun. Next. Position. Gold executive, 20% from first level up to infinity. Maliwanag ha. Tapos ito, no time frame. Tapos hindi ka na madidemote. Once na naging silver ka na. Hindi na bababayan. Maliwanag ha. Unlike other company, pag nawalan ka ng benta, bumababa ang posisyon. Maliwanag ka. Next, gold executive, 100 points. So from silver, kulang ka na lang ng 90, magiging gold ka. Tapos group sales, no time frame, no demotion. Maliwanag po ba? Next, 30%. Pag naging global ambassador ka, 1,000 points. Maliwanag po ba? Wow, sabi niyang ganun. Parang andali lang pala. Yes, madali lang siya kung uumpisahan nyo na. Maliwanag po ha. Chris, mahirap yan madali. Mahirap po ito pag hindi po kayo magjo-join. Tama po ba? Tama ba? Mas madali ito kung magjo-join kayo kasi ang diskarte dito lumalabas. So, saan naka-join na kayo? Maliwanag po ba? Chris, ano nangyari po sa akin? Actually, tapos na po ako sa seminar ko. Palakpakan nyo muna po yung orientation. Tapos na po ako. Ang gagawin ko na lang po sa inyo, bibigyan ko na kayo ng konting mga tips how to join or paano mag-start. Kasi sasabihin ng iba, Chris, eh baka swerte mo yan. Hindi po swerte kahit pa paano ako naniniwala po ako nasa Diyos ang awa, nasa atin pa rin ang gawa. Tama po ba? Kasi kahit anong pray natin, kahit anong pagluluhod natin, pagsasayaw natin kung saan tayo sasayaw, kung kahit kung sino man yung tinatawag natin, as long na hindi tayo gumagawa, walang mangyayari. Tama ba? Still, ang nagbibigay ng opportunity, yung naglumikha sa atin. Tama po ba? Kung ano may paniniwala natin, kung sino man yung paniniwala natin lumikha sa atin, once na nag-pray tayo sa Kanya,
yung magbibigay niyan, bibigay lang niya sa'yo opportunity. Tama ba? Hindi pwede, Lord, sana bigyan mo. Lord, gusto ko mabago buhay ko. Bibigyan ka lang ni Lord ng opportunity para mabago buhay mo. Tama po ba? Mahirap yan, hiling ka ng hiling, sarado naman isip mo. Lord, bigyan mo pagkakataon. Ang masakit si Lord pag nagbigay, sometimes yung pa'y ayaw natin. Tama ba? Ang opportunity, kadalasan, hindi siya halata. Tama ba? Minsan, nasa mukha natin, tutukain na tayo. Dahil sa sobrang tense natin, sa sobrang close-minded natin, hindi natin mag-grab yung opportunity. Opportunity knocks only once. So, Chris, paano ko matatanggap yung swerte na natanggap mo? Simple lang po. Try. Tama po ba? Wala na ba ibang paraan eh, para malaman nyo kung suswertihin kayo rito eh. Kundi, subukan. Ang pagkain, paano nyo malalaman masarap o hindi? Tikman. Tama po ba? Pag hindi masarap eh, diluwa mo. Ganun lang naman kasimple yun eh. At least, sumubok ka. Tama ba? Mahirap gagawin mo yung, mukhang masarap yan. Hindi mo lang mangyayari dyan. Tama po ba? Tama ba? Oh, nasabi ng iba, Chris, eh, totoo ba yung swerte? Ah, yun mga tanong. Ako po, naniniwala po ako sa swerte. Taas po yung kamay ng mga tao naniniwala sa swerte. Sige po. Wow, ang dami. Palakpakan nyo po. Kasi kung naniniwala kayo sa swerte, may karapatan po kayong swertehin. Tama po ba? Ang tanong, ang mahirap is, kung ang swerte, gusto nyo swertehin, ang problema, hindi nyo naman alam ang formula, paano swertehin. Sabi, may formula na naman. Yes. Ulitin ko ang lahat ng bagay, may formula. Ang tanong, gusto nyo bang swertehin? Yes! Gusto ko mas malakas, gusto nyo bang swertehin? Yes! Simple lang po, para swertehin kayo, tandaan nyo po ito. Number one rules, kailangan nyo ng opportunity para swertehin. Tama, mali? Tama. After mo makuha yung opportunity, dagdagan mo ng hard work. Tama po ba? Yes. Tapos, ang gawin mo lang, tuloy-tuloy mo lang yan, lalabas yung swerte. Tama po ba? This is the formula ng swerte. Opportunity plus swerte plus hard work equals? Swerte. Pag ikaw, ang opportunity ang kinuha mo, 10,000 pesos per month, kahit anong hard work mo, ang lalabas sa'yo, kapos sa swerte. Tama, mali? Let's face it. Ganun lang kasimple yun eh. Tama po ba? Kunyari, lakihan natin. 50,000 yung kinuha mo na opportunity. Meaning opportunity, that's your resources eh. Tama po ba? 50,000 yung kinuha mo na opportunity. Ang pangarap mo, 50 million ang halaga. Tanong, suswertihin ka kaya? Tanong, pwede. Kaso bibilang ka ng ilang taon. Kukunin ka na ni Lord bago mo makuha yan. Kaya ang pray mo, Lord, dagdaga mo pa buhay ko. Hindi pwede ganun. Tama po ba? Sabi ni Bat, Chris, ilang taon ka na? Ako po, ang edad ko po, 31 na po ako. 31 years old na po ako. Sabi ko, wow lang. Ano gusto niyo, taas ko pa? 31 years old lang po ako. Nag-start ako kumita ng malaki at the age of 27 years old. So 28, 29, 30, 31. So 4 years na akong kumikita ng malaki. Gano'ng kalaki? As in malaki. Sabi nga sa expectation ko, dati 18,000 lang ako per month. Tama ba? 18,000 per ngayon, average ko ngayon, hindi po ako bumababa ng ano eh, ng 600, 700, di ako bumababa monthly ng ganun. Hindi ko yun sinasabi para manginggit, di ba? Sabi, baka mamaya bigla kayo magpatiwakal eh. Sabi mo, wala, hindi talaga, malas talaga ako sa buhay. Hindi ganun. Gusto ko ma-realize nyo na ako po'y tao lang. Tama po ba? Dalawa kamay, dalawa paa, tama po ba? Medyo kinapos lang ako ng konti sa ilong, pero tao lang din ako. Si ma'am, kumakatawa naman, lait na lait ako. Sa lahat ng joke ko, diyon ka natawa. Yun lang pala kailangan ko, no? Laiting ko yung sarili. Pero the point is, hindi yun eh. Iisa lang yung pinagmula natin. Tama po ba? Iisa lang yung naglikha sa atin. Ano lang ang kailangan natin? Kailangan natin lawakan yung pag-iisip natin. Tama ba? Alam nyo, isang paano masenso? Kailangan lang lakas ng loob. Tama ba? Bakit ang mga Chinese, bakit kumikita sila ng malaki? It's because of na mindset sila na maging negosyante. Actually, marami na. Even yung mga Muslim brothers and sisters natin, pansinin yung mga negosyante. Tama ba? Eh, yung mga nagtitinda ng DVD, mas malaki pa kinikita ng mga manager sa labas eh. Alam nyo ba yon? DVD lang yon. Tama ba? Ang dami nila negosyo.
Kung papansin ninyo. Bakit? It's the same culture. The Chinese na, no? Magnegosyo sila na magnegosyo. Sabi ng iba, si Ampatuan, daming pera. Ay, negosyante. Tama po ba? Whatever, kung ano man negosyo, ang importante doon, negosyo yung ginagawa nila. Tama po ba? Ang Pinoy, wala. Empleyado. That's yun yung kultura natin, eh. That's why kailangan natin mag-start. Bakit? Bago na yung, nai-innovate yung mundo, eh. Kailangan din natin mag-innovate. Yung ginagawa natin, old school na yun. Absolute, nahihirapan tayo. Ilan na naman ang gagraduate? Kung wala kang trabaho ngayon, competition mo na naman yun. Nagigets mo ba? Libo-libo yan. Kada dalawang taon, dalawang beses may gumagraduate. Ang tanong, yan pa rin ba yung ano mo? Sabi nung pinayon na nga ng ano natin, eh. Nung, ano yung gobyerno natin? Pagka-graduate mo, huwag kang maghanap dun sa linya mo. Kahit ano, pasukin mo muna para magkaroon ka experience. Sabi ko, parang ang layo naman nun, ang payo na yun. Tama ba? Paano mo gagamit kung graduate ka ng, di ba? Graduate ka ng nursing, papasok ka ng, ano, ng call center. Parang, paano mo experience yung sasabihin mo? Tinatawag pa ba? Sir, may sugat po ako. Di punasan mo ng betadine, yung mga ganyan. Hiwain mo yung sarili mo. Tayo, ganun ba yun sa call center? Hindi naman eh. Hindi magagamit yun. Tama ba? Magugulat kami, engineer, naka-call center. Hindi ko pa sinasabing pangit ang call center. Pero yung pangit na yung payo ng gobyerno natin. Pagka-graduate mo, kahit ano, basta... Tama ba? Tama ba? Ano dapat gawin natin? Dapat mag-start na tayo magturo kung paano maging entrepreneur sa buhay natin. Dapat tayo mga magulang, especially sa mga magulang, i-mindset mo yung anak mo, negosyo, anak, negosyo, mag-aral ka kung paano tayo, tapos magninegosyo tayo paglabas mo. Tama ba? Tanong, maganda ba yung products? Yes. Maganda ba yung kitaan? Yes. Maganda ba yung opportunity? Yes. Kayo nagsabi, ha? May tanong ba kayo? Oh, wala. So, walang tanong. Maganda lahat. Sana po, wala po kung marinig na ganito, ha? Pag binigyan kayo ng application form, yung salitang pag-iisipan. Bakit po? Masakit po isipin na ang Pinoy, ito yung ginagawang excuse para makalabas sa pagkakataon. Ay, Chris, pag-iisipan ko pa kasi. Gusto mo ba i-seminar kita? Hindi, naintindihan ko naman lahat. Anong pag-iisipan mo sa application form? Oh, nakalagay dyan name, address, signature. Ang tanda mo na, wala ka pa bang pangalan up to now? Up to now ba? Hindi mo alam kung saan ka nakatira at ang birthday mo? Tama po ba? Pilapan mo yan, then diyan ka mag-i-start. Eh, Chris, kasi wala akong pera. Yun ang problema. Tama po ba? Wala akong problema. Dapat mag-direct, Chris, gusto ko sana wala akong pera. Pautangin mo ako. Tama po ba? Bawal yun. Maliwanag. Bakit po? Pag naglabas ka ng pera, it's a sign ng commitment mo. Kung ako naglabas ng pera, siseryosohin mo ba yan? Tama ba? Hindi. Hindi mo siseryosohin yan. Pero pag pinangutang, kung ikaw walang pera at pinangutang mo yan, siseryosohin mo ba yan? Yes, bakit? Babayaran mo yan eh. Tutubo yan eh. Tama po ba? Kaya kailangan mo kumita. Kaya nga sabi ko nga sa sarili, Chris, wala na ba ibang paraan? Meron po. Mamayang gabi, pag-uwi mo ng bahay, mga madalas 12, pumunta ka sa gitna ng, ano, sa sala nyo, pagtulog na sila lahat, mag-pray ka. That's isa sa mga paraan eh. Tama ba? Lord, tulungan nyo ako. Bigyan nyo ako ng sign. Gusto ko mag-join. Gusto ko matupad ang pangarap ko. Bigyan nyo lang ako ng sign. Tapos magano ka, pagtapos mo mag-pray, pikit mo, diretso yung pikit mata, huwag mo na dumilat, umikot ka ng at least mga tatlong beses. Sabi niya, 1, 2, 3, 4, 3, pagbilad ng mata, pag nakita ang TV, ibenta. Tama po ba? It's a sign! Sabi nung iba, pagbenta ng TV, idamay na ang DVD. Bakit? Hindi gagana ang DVD pag wala ang TV. Tama po ba? Sabi ni Bakris, grabe ka naman, kasiyahan ng mga anak ko yan na ibibenta ko pa. Hindi mo bibenta, sometimes ang success, kailangan nyo na sakripisyo. Tama ba? Benta mo! Hatawin mo! Pag kumita ka, bili ka, mas malaking TV! Tama ba? Minsan mali lang tayo ng pananaw sa buhay. Akala natin, mag-isa-sakripisyo tayo. Sakripisyo, hindi. Ganun talaga, susugal tayo kasi ang mga tumatama, yung sumusugal lang. Tama ba? Yung walang taya, hindi, saan ka nakakita? Hindi ako nagtuturo ng loto, ha, kasi hindi ako tumataya ng loto. Pero the point, nakakita ka na ba ng tumama sa loto, mega loto, hindi tumaya? Naka-front page, oh. Grabe! Power! Mega loto winner! Hindi tumaya. Aba, matindi yan. Kalokohan yan, di ba? Alam niyo yung meron sa sugal? Hindi ko tinuturuan na kasi kinukonfer ko ang buhay parang sugal. Tama po ba? Ang buhay parang sugal, eh. Nakakita ka na ng meron tumama ng malaki? Alam niyo yung meron? Yung pag may nagsusugal, nasa likod. Todo mo na yan. Tatama yan. Tama ba? Alam ko yan. Alam na alam ko yan. Kayang-kaya yan. Tinodo. Tinodo, tumaya, tumama. Ano sabi? Sabi ko na eh. Dapat ako'y tumama eh.
Wala, kahit anong sabi mo, hindi ka tatama. Tama ba? Kailangan mo tumaya. Huwag ka magsalita, taya ka lang, hataw. Kahit wala ka sabihin, tatama ka. Tama po ba? Tama po ba? Sabi no iba, Chris, mahirap lang kami. Wala pong problema. Bakit? Pag gusto may, pag ayaw, maraming? Tama ba? Chris, ano pa bang iba? O pray ka uli. Chris, kasi walang, anong gagawin ko? Utang. Pag walang mabenta, utang. Chris, walang magpa-utang sa akin. 8 million eh. 8 million eh, tama ba? 20 na lang, 8 million eh. Alam nyo mga brother, mga sister, tuturuan ko kayo ng technique. Bakit? Kung sa hirap ng buhay ngayon, kung hihiram kayo sa isang tao ng 8 mil, mahirap talaga. Anong technique? Kuha ka ng 8 tao, hiram mo tigi 1,000. Tama ba? Ang lalabas nyan, magkano? 8,000 din. Discarte kasi ang kailangan. Chris, sa mga kapitbahay ko, mga wala rin yan. This is 6 na kaibigan. Tama ba? This is 6 na kaibigan. Hirama mo natin pa 500. Ang ending din yan, 8,000 din. Pag wala, 32 na kaibigan. Tama ba? 250. Tama ba? 250. Magkano yan? 8,000 pa rin yan. Chris, wala talaga eh. Kasi mga kaibigan ko, mga poor. 30 ano ba to? 34 ba to? 32. 32. Tama ba? Sumunod, 64 na kaibigan. Ang hiram mo, 125. Ang gawin mo rito, huwag mo isa-isahin. Mapapagod ka, text brigade. Tama ba? Text brigade, huwag yun, no? Send to all. Send to all. Pag walang nagpairam sa'yo ng 125, huwag mo nang kaibiganin yung mga yan. Bakit? Lahat ng kaibigan mo, poor talaga. Poor, mahirap. Ano mga point ko, mga brother, mga sister? Pag gusto, may paraan. Kasi sasabihin ko talaga, pag wala talaga, Chris, wala akong kakilala, pumunta ka sa EDSA. Mamalimus ka ng tigpipiso, maka 8,000 tao ka, 8,000 yan. Tama po ba? Sasabihin ko, iba, parang kawawa naman ako. Kawawa ka talaga, wala kang kaibigan eh. Wala kang mautangan eh, tama ba? Abusuhin mo na yung pagiging kawawa mo. At least pwede kayo umaman. Tama po ba? Ano yung punto ko, mga brother, mga sister? Kung wala tayong gagawin, hindi maaawaan Diyos sa atin. Tama ba? Alam nyo kung ba't sinuswerte yung mga tao? Kasi, humahataw, nakikita ng may kapal yan. Tama ba? Ako, mga brother, mga sister, 7,980 yung nilabas ko. Pero right now, kami mag-asawa, hindi kami bumababa ng 35,000 to 40,000 pesos per day. This is the maximum income namin mag-asawa. Imagine ninyo, hindi naman kami katandaan, 31 ako, ang asawa ko, 20 plus lang. Ang anak ko, 3 years old. Tapos yung asawa ko ngayon, buntis kasi sa asawa ko ngayon eh. Magto 2 months buntis ang asawa ko, madadagdagan. Excited kami. Sabi ko sa asawa ko, ang goal ko sa buhay, magkaroon ako ng basketball team na anak. sabi no asawa ko, ano ka? Si Sarian kaya ako, hanggang 4 lang ako. Huwag kayo tatlo kayo. 12, hindi, joke lang. joke lang yun. Biro-biro lang yun, biro lang. Nanonood sa Justin TV, me, joke lang yun. Bakit ako makauwi ng bahay? Ano yung point ko? Gano'ng ka ginhawa buhay ko ngayon? Sabihin ko na sa inyo, hindi ko kaiingitin. Sa 7980, tatlo sasakyan ko. Tatlo condominium ko. May isa akong townhouse. Pinagagawa ko ng nanay yung nanay ko. Parang labo, no? Di ba? Ano pa? Nakapag-travel ako ng Amerika, nakapag-travel ako sa Asia, dito sa Pilipinas, kung saan ako nagpupunta. Ano yung point ko? Ang bata ko pa, mga brother, mga sister. Ano yung punto? Bakit nagkaganito ako? Opportunity. Opportunity na may magbibigay sa atin ng ganda ng buhay. Tama ba? Ito yung binibigay sa atin ng kusino yung lumikha sa atin. Ang gagawin lang natin, ito, hard work. Sabi, Chris, gusto ko malaman talaga kung para sa akin to, subukan mo, wala na ibang choice. Tama ba? Tignan mo yung katabi mo. Ito nga, mga wala nang mukhang pag-asa eh. Tama ba? Namamag-asa pa eh. Nagigets ba? Alam nyo mga brother, mga sister, masarap kumita ng malaki. Hindi po ako mukhang pera, pero iba po mamuhay ng may pera. Tama ba? Ang laki ng diskriminasyon dito sa mundo kapag wala kang pera. Gusto nyo patunayan? Kapag mahirap ka, may sugat ka, galis yan. Tama ba? Kapag mayaman, allergy. Tama ba? Kita nyo na. Pag may...
Tsaka iba talaga. Ako, una kong ginawa, kwento ko lang sa inyo, nung kumita ko, ang una kong ginawa, maliit pa lang, binata pa ako noon, ang nanay ko ginawa ko. Isa lang nanay ko, may edad na eh. Ang nanay ko, 13 years, nag-domestic helper. Kaya motivated akong umasenso. Nung kumita akong pera, ang una kong ginawa sa nanay ko, biniyahi ko kagad, dinala ko kagad sa, sabi ko, nay, mag-enchanted kingdom tayo. Kasi parang, nanay ko parang bata-bata yun, parang barkada ko lang, in-enchanted kingdom ko. Tuwan-tuwa siya kasi maganda yun eh, tama ba? Enchanted kingdom pa lang yun ha. Eh syempre, nakikita niya lang sa TV, na gusto ko talaga mag-ganyan-ganyan. So sinama ko yung mga pamangkin ko, nilibre ko yung mga enchanted kingdom kami. Siguro mga way back, mga 4-5 years ago, ay nako, ito yung nakakatawa. Una ko siyang sinakay space shuttle. Ah, di ba? Saya. Si kwenta na nanay ko. At least alam niyo kung ano itsura, di ba? Lahat ng mura, inabot ko. Pero ano, at the end of the day, nakita ko yung saya ng nanay ko, yung smile ng nanay ko, yung hirap bayaran nun. Kasi meron may mga kapitbahay na sabi sa akin, ni-spoil niya yung nanay niya. Hindi na tama yan. Sabi ko, ini-spoil ko talaga. Bakit? Ilan taong kami wala, oh. Tama ba? I-spoil din mo talaga. Susulitin mo talaga. Bakit? Lahat tayo kukunin kung nang may kapal. Tama po ba? Kukunin tayo lahat. But at the end of the day, bago kunin, at least masulit mo naman. Tama ba? Lahat tayo tumatanda. Ako, tanggap ko sa isip ko yun eh. Masakit yun, pero tanggap ko sa isip ko, lahat tayo kukunin ng Diyos. Pero pag kinuha ng Diyos yung nanay ko, sabi ko lang, sabi ko, Ama, pag kinuha mo yung nanay ko, gusto ko masulit niya buhay niya. Bakit? Kasi bata pa ako eh. At least may time pa ako para sulitin. Tama ba? Bakit? Ang isip ko noon, yung nanay ko for 13 years, binuo niya yung pangarap ko. Tama ba? Bilang anak, hindi ko obligasyon yon, pero ginagawa ko obligasyon sa sarili ko na buuin din yung kahit papaano yung pangarap niya. Tama ba? Ano advantage namin? Bilang may pera. Isang anak lang ako eh. Sabi ko sa nanay ko, Nay, Ma, para swertein tayo mag-ampong kami. May ampong kami ngayon eh. Yung katulong namin dati, nabuntis. Gusto ipalaglag. Eh, ayoko nang ganun malas. Sabi ko, kunin mo yun na. Pinangalan sa amin, hanggang sa amin. Kapilido, pilido, parang, pag nakita mo, ay nako, natutuwa kami. Kasi ngayon, 1 year old na siya. Tapos, ang laki-laki na. Anong point? Kung may pera ba kami, magagawa namin yun? Hindi, ano sasabihin namin? Sige, ganyan talaga, mahirap boy, laglag mo na yan. Tama ba? Gusto mo ako na maglaglag sa'yo? Talon! Ano, minung ka kurtal. Ano yung point ko ba, brother and mga sister? Marami ka na si save. Hindi lang time, pati buhay, kapag meron kang extra. Tama ba? Sasabihin ng iba, Chris, mukha kang pera! Hindi pera ang kailangan sa mundo, pagmamahalan lang. Sabi ko, mga brother, mga sister, hindi po, sakayon ako dyan, pero hindi pwedeng pagmamahalan lang. Tama ba? Pag nagutom ka, kailangan mo ng pera pambili ng pagkain, hindi mo pwedeng yakapin at paramdam mo lang yan. Kukulot-kukulo talaga yan. Tama po ba? Tama ba? Masarap magsabi ng I love you with chocolate with flowers. Tama ba? Mahirap yung I love you. Gutom na ako. I love you. Diba? Ang tuyo, masarap hindi. Ang tuyo, masarap hindi? Masarap! Umaga, tanghali, gabi, merienda, midnight snack. Masarap hindi? Aba, nakakainit na ng ulo yan. Tama po ba? Sometimes, ang mag-asawa, dahil walang pera, nasisira. Naapektuhan. Putol kuryente, mainit ang ulo. Tama ba? Dahil mainit ang ulo, hindi naman nagsasadya, nasisigawan. Kaya iba ang may. Pag may pera ka, ang nasusunod, ikaw. Pag wala kang pera, ang nasusunod, yung pera. Ay, yung ano. Tama? Tama ba? Sabi ng pera, diyan ka mag-aral kasi wala kang pera. Tama ba? Pero pag may pera ka, ikaw ang nasusunod. Diyan ka mag-aral kasi may pera tayo. Nagigets po ba? Ano mga point ko, mga brother, mga sister? Pag may pera ka, you have time for God. Pag wala kang pera, sobrang busy ka, nakakalimutan mo na. At the end of the day, mga brother, mga sister, hindi ko sinasabi itong lahat ng bagay importante, isama po natin to. Ulitin ko, yung mga pangarap na yan, nagkakahalaga lang po ng 7,980. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayo mong lahat. God bless. Thank you po. Thank you.